Hindi po mo lahat ng pusa at aso sa loob. Ilalamig din siguro yan. May medyas ba dyan? Ha? Medyas? Kaya yung medyas? Medyas? Oh, lamig, grabe. Jacket maya-maya mainit. Medyas. Ito yung mga kong ha? Ano? Sila ang medyas? Ito! Ya! Hindi ko pinaglalaro ang pali. Inaano ko na nga sa'yo. Bakit kayo dito? Kuhay na kayo ha? Huwag mo namang awain. Kuhawa naman. Huwag kawawa. May takbuhan tuloy yung mga pusa ko. Uy! Kaunin na pala yan. Oo. Ang ingay-ingay mo. Lalo mapagpahalang gabi sa inyo lahat mga lod. Ano naman yun? Oh, laro na kayo doon ni Chico. Ang ingay-ingay mo. Yung mapagpahalang gabi sa inyo lahat mga lod. Richard Madera sa ato. Laro na kayo doon ni Chico. First comment. Ang unti. Kanina madami-dami na. Ngayon ang unti ulit. Medyas lang ako, lamig. Hindi malamig dyan sa lugar ninyo mga lod. Kanina madami-dami na. Jacket ko, shoutout sa'yo. Medyas lang ako, lamig. And John Lloyd De Los Santos for watching. Jacket ko, shoutout sa'yo. Bah, mudoble ah. Nakabukas pa lang sa cellphone ko. Damig. Grabe. Nagbibisaya na naman si Song. Kaaway yung mga alaga ko. Lagi silang nag-aaway. Ingay ng alaga kong unggoy. Mirna Gumyal, shoutout, mapagpahalang gabi. So yan, shoutout sa inyong lahat, mapagpahalang gabi. So medyo late na tayo nag-live kasi maraming naka-live na tropa kanina. So mag-aagaw-agawan sa live. Kaya hindi ako nakikisabay. Chona, ang ingay mo. Ingay ng unggoy ko. Nagbaka nagugutom. 9:03 time check. So, alas 9 na mga lods. So, yung shoutout sa inyong lahat. So, yun, bago tayo magsimula mga lods, no? Baka meron kayong mga katanungan dyan na gusto nyo mabigyan ng kasagutan. Sama ng pakiramdam ko, lamig. Hindi ko maintindihan. Der Figuro, shoutout sa'yo, mapagpahalang gabi. Ayun, kay Der Figuro napunta yung Infinito di Diyos na may araw. And, hindi mo na magre-reading, sumakit yung ulo ko kagabi ka re-reading sa ang daming negatibo tayo nasagap kagabi. So yung nakahiga na ako, umikirot pa yung ulo ko, nagpahilot nga ako ng ulo kay Mrs. Bagay yun, mga Friday siguro. Mga ganong araw. Parang nakakantok na hindi maintindihan dyan ah. Kumikurit-kurit yun dito kung meron akong kulani. Alam nyo yun mga lods, yung kulani na.
Kapag meron kang sugat, wala naman akong sugat, may kulani ako rito. Siguro sa ngipin to. Kasi minsan pag malamig, kumikirit yung ngipin ko. Nagkaroon ako ng kulani rito. Ang sakit pag kumikirit. Parang hindi maintindihan. Antonio Garcia, anong promise? May promise ba ako sa iyo? Ikaw lang hihingi diyan eh, sa ina-arbor mo yung damit ko, hindi naman ako nag-promise sa iyo na magbibigay ng damit. Anong promise ko? Walang ganoon ha. Pag ako nag-promise, tinutupad ko 'yun, pero yung kung kayo yung manghihingi tapos sasabihin niyo may promise pa ako, eh hindi totoo 'yan. Hindi ako nagpa-promise sa inyo. Ikaw ma-arbor sa akin ng damit ko na suot. So sabi ko nga sa'yo, yung ina-imprintahan namin, eh hindi na nag-iimprinta. So, paano kita ma-aanuhan? Ayos ah. Kung nag-promise ako, tinutupad ko yan. Kilala ako ng mga follower ko. Pag nag-promise ako, magbibigay ako. Pero yung pepersahin niyo ako na ano, na ibigay, parang hindi naman yata tama yun. Ina-arbor mo yung damit, diliwanagin ko lang sa'yo. So, sabi ko sa'yo, nag-iisa na lang yung uniform na yon, uniform namin sa hunter yon. At yung mga binibigyan namin noon ng ganong uniform, yung mga member lang din. Eh baka mamaya makita ka tapos hindi ka member. Eh tatanungin ka ng mga member namin. So hindi, kahit sa online hindi kami naglabas niyan. So, Maulin Marks. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Christian Lopez, good evening din. So, pa-share na lang muna yung mga video natin, mga lods, para mamaya ay mag-aano tayo. So, mamaya, kung may mga katanungan kayo. Baka may katanungan kayo dyan, sagutin muna natin bago tayo mag-start dun sa lihim na karunungan. Maganda kasi itong ibibigay ko sa inyo. So, paunti-unti na kasi kayong ano eh. Dalawang page lang to, pero madami. Mapapakinabangan nyo. Lalo na doon sa mga manggagamot. So maganda to, dalawang page. So isahang bigayan ko lang sa inyo, then nag-live lang ako ngayon kasi minahalungkat ako dito ng mga ano na pwedeng share sa inyo na magagamit ninyo at kapupulutan nyo ng aral. So baka meron kayong mga katanungan diyan, meron kayong mga gustong iano sa atin, tanong. Sa alin ang mata doon? Mata ba o maya? Ano yung katanungan mo? Hindi ko maintindihan. Sir, tanong po, yung poder ng Shetar Kangilis na dibinyagan, mata po ba o maya? Ano po ba yung katanungan mo? So, yun, pagpalang gabi rin sa inyong lahat. Commander, yung solo ojos, banabaliktaran po ay pang protection din po ba yun, Commander? Tanong ko lang po. Oh, pang protection siya. At pang ano siya sa mga masasamang elemento, sa panganib. At kung maaalagaan mo ng maayos yan, mahanap mo yung lihim na dasal niyan. Kasi yung karaniwan inilabas lang mga debosyon, di ba? So, meron niyang mga kabal. Meron din siyang tagulilom. Halos kumpleto yan. Yung prespe ko na baliktaran. Tara ako ng isampul ha, para ma-example ko sa kanila yung tinatawag na baliktaran. Yung iba kasi hindi alam yung baliktaran. So, ito. Yung tinatawag na prespe kong baliktaran. Yan. Yan yung tinatanong sa atin. So, yan. Halos maraming gamit yan. Maging sa tagabulag, protection sa panggagamot, no? Kahit hindi ka manggagamot, protection sa biyahe. Marami siyang dala, halos sa bala, meron din 'yan sa bala.
Pero hindi lahat nakakapagpagana sa bala niyan. Maraming sumubok niyan na gumamit. No, yung iba bigo pagdating sa bala, nabubutas o tinatamaan. Pero meron mga ano niyan, may tanga niya na talagang hindi pinuputukan. Wala naman sa klase ng ano yan, wala sa klase ng tanga ninyo. Nandun sa dasal ninyo kung kumpleto. Pag kumpleto yung dasal ninyo at hindi yan pinulot kung sansang, matamilitak yan. Matamilitak. Yan, matamilitak, inobatak, istak, inatak, gurmak, aheye, hu, heyeha. So, yan po yung tamang pagbaybay dyan. Tanong ko lang po, Commander, sa mutya, Commander, sa mutya, bato, pag puting bato, putian ang gabay niya. Hindi ah. Walang kinalaman niya sa kulay ng bato. Kung kahit itim yung kulay ng bato niyan, kung iyan ay depende sa nakatira diyan. No, kung sino yung nakatira diyan, yun yung ano niyan, yun yung gabay niyan. Depende yan, Lods, wala sa kulay yan. Minsan nga may mga mutya ang ganda-ganda eh, pero ang bantay naman itim. Pag itim ang bantay, hindi naman sinasabing itim ang bantay, itim, sa itiman na yun. Wala po sa gamit din yan, nasa tao rin magtatangan. Kung gagamitin mo sa masama, itiman yan. Pero kung yung gamit mo naman ay itim yung nakatira at sa mabuti mo ginagamit, di ba? So wala naman problema dun. Ano po ba ibig sabihin ng hindi binyagan? Sa hindi binyagan, iyan yung hindi nabasbasa ng kalangitan. So yun yung tinatawag yan. Yun yung tinatawag na hindi binyagan. Ang dalawang klase kasi yung Shetter Kangilis, yung parang araw yung itsura, tulis-tulis, yun ang hindi binyagan na medalyon. Yung medalyon naman na flower, yung itsura, parang petals, yun po ang binyagan. Dalawa kasi ang dasal lang Shetter Kangilis, merong binyagan, merong hindi binyagan. So, yun po yung ano, yun yung kahulugan yan. Kaya tinatawag na hindi binyagan. Chico, ginagalit mo na naman si Muning. So, ayun, may mga katanungan pa ba kayo? Kumikirot talaga yun dito ko yung ano? Yung kulani, yung bukol. Sa ngipin ko to. May butas kasi yung ngipin ko pagka malamig, kumikirot minsan. Kaya, pinipisil-pisil ko. So yun, baka may katanungan pa kayo. Saglit lang naman kasi itong ipapaliwanag ko. Napaka-simple lang nito, hindi na natin pahabain. Nahaba lang tayo dun sa klase ng paliwanag. Pero dun sa, yano natin, dalawang page lang naman itong ipagkakaloob ko sa inyo. So pwede nyo itong gamitin kapag kayo ay nasa sitwasyon. Kung ano man sitwasyon yung pinabibilangan. Wala, tad-tad na pala ng comments. Medal yung araw na baliktaran. Mahusay yan sa bala, Lods, yung araw na baliktaran. Ang tingerong akla nun, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi sa'yo, bro. Welcome sa aking Facebook account. So, yan, nanonood si paring Anthony Ace Valderrama. So, yung kumpare natin. Na maker ng mga libro. Benito Monchal, magandang gabi din sa iyo. Commander, tanong ko lang kung Infinity Diyos. Kapag walang dasal talaga bang wala ng bisa? Kung iyan ay nakonsagrahan, may bisa yan. May bisa pa rin yan. Basta nakonsagrahan siya, nakonsagrahan ng manggagamot, hindi mawawala yung bisa niyan. Pero, matatawag natin 20% hanggang sa mawala ng mawala pag tumagal. Mga taon din bago mawala ang bisa niya kapag hindi na dadasalan. Pero kung iyan naman ay ipapasok mo sa mga patay, sa lamay, mawala bisa niyan. Lalo na pag nakakbangan ka na suot mo yan.
Danilo J. Arroy Gonzalez. Hindi po. Kung gaano kalakas ang balabal mo, ganun na ang lakas nun. Hindi na mababago yung kasi nandun na po yung kasa. Tinatawag na kasa, no? Nandun na yon. Ang lumalakas lang ang pamilin yung mga ritualan. Pag may pamilin ka, yung maganda ang pamilin mo, maganda ang pagkakaritual mo, dun lang lumalakas yung bisa. Pero sa mga orasyon, kahit na maganda ang pamilin mo, babaguhin mo yung pamilin, eh, hindi naman nagbago yung orasyon. Yun at yun pa rin yun. Testamento ng Sagrado Pamilya na ang kabila ay Birhen Pinita. Na ipagkalob ko na po yan, hanapin nyo na lang sa post ko, kaya dyan sa vlog ko. Yung mga hinihingi ninyo, mahanap nyo yan. Kung masipag kayong manood ng mga vlog natin. No, sa page ko, marami dun. Puro karaniwan dun, mga aral. Ito nga, dapat sa page to eh. Kaya lang iniisip ko, baka mamaya, hindi na naman mababasa yung message nyo. So, yun, katulad doon isang gabi, pinatay natin. Tapos binuhay na lang ulit. So, yun, yung ibang tanong nyo, natabunan eh. Ulitin nyo lang po. Nagbubulol-bulol tuloy ako. Pag kumikirot yun dito ko, yung dila ko parang napipilipit. Ang kirot! Parang may nag-iipon dito sa bato ko na hindi maintindihan. Siguro sa ngipin. Ayun, salamat. Thank you kay Neil Aldrin Flora sa iyong sensor. Parang nag-iipon ng tinatawag natin na nana. Pasintabi sa mga kumakain, ha. Kasi gano'n sa ngipin eh, pagka mamamaga siya, kikirot-kirot dito. So, ibig sabihin, merong infection. Pagka halimbawa, merong kayong kulani sa singit, sa kilikili, o banda rito. Pag dito, sa bandang ulo yung sugat sa inyo, infection. No, sa kilikili naman, bandang kamay o kalahating katawan yan. Meron yon. Pagka sa baba naman, sa singit. So, masakit yung kulani, makirot, para siyang titibok-tibok. Kahit anong gamit. Hindi naman totally nawawala yung paghakbang. Humihina siya. Humihina. May mga gamit din naman ako kung minsan pwedeng mahakbangan. Pwede sa sementeryo, pwede sa lamay o patay. Depende sa gamit, mga lods. Balik lang ako. Tignan ko yung ibang mga tanong. May paraan po ba, idol, kung paano malaman? So, yung ibang mga lods, ano, ako kasi hindi ako naniniwala sa pamamaraan ng iba. Sila, pamamaraan nila yon. Pag may visa daw, inahawakan lang nila. So, yung medal yun. Tinitignan nila yung daliri nila kung mahaba. So, yung iba, ganun. Yung iba naman, pag sinabit, gumagalaw daw. Ako, dun sa sumasabit na yan, ano ako dyan? Kontra ako dyan. Kasi, yung kamay natin, uminsan, di ba, yung ibang mahawak, tumatangan, pasmado, kaya naman, mahina yung pulso. Hawakan mo yung isang gamit na ganun, halimbawa may tali ito, hawak-hawak mong ganyan. Kapag ka gumalaw daw na ganyan, may visa daw yun. Hindi naman ako naniniwala dun. Kung talagang iyan ay may visa, isabit mo. Halimbawa, may pako, isabit mo. Kaya sa sampayan, isabit mo. Pag iyan gumalaw, gumanon, may bisa yun. Pero yung sa kamay, ginaganon. Kahit sino, hindi maniniwala yung mga bata sa, kahit bata, hindi maniniwala dun. Yung mga gumagawa niyang karaniwan, yung mga ganyang kasa na yan. Mga bago sa spiritual, mga pinapauso nila, mga naiisip ba nila, likha ng imahinasyon nila. Kapag ka daw, nawakan mo yung tali ng medalyon, gumalaw daw. Yung katulad nito, yan, hawakan mo, ganyan. So, pa-stopin mo. Ah, ganyan, nakahinto.
Antayin natin huminto. Kita nyo yung kamay ko, hindi ko nga makontrol. Gagalaw at gagalaw din talaga yan. So, ayan. Pagka ganyan daw, naka-steady. Tapos pag may power daw yan, maya-maya gaganyan daw yan. Oh. Gaganyan. Alam nyo mga lods, kung talagang totoo yan, halimbawa, ito yung pako. Ipako mo yan sa poste. Tapos isabit mo yung medalyon. Yung talaga, hindi na, wala nang galawan yun pag nakapako. Sabit mong ganyan. Pag iyang medalyon mo gumanyang ganyan, yun, maniniwala pa ako nun. Talagang merong kapangyarihan yun. Hmm? Pero alam nyo, Lods, hindi yan dyan tinitignan yung mga bisa-bisa. Mararamdaman nyo yan. Halimbawa, ang gamit ninyo, pangontra sa kulam. Ngayon, kung nakulam kayo na may gamit kayo, di walang bisa yung gamit nyo. Yun lang po yun. Yun lang yun. Ano? Doon lang tayo sa totoo, mga Lods. Sinasabi ko lang yung totoo. Kay Usi ko nakita yung hinahawakan, kitang-kita ko na inuugoy niya, natural gagalaw yung medalyon. Tama po, gagalaw at gagalaw. Kahit hindi mo iugoy, Lods, gagalaw at gagalaw yan. Kasi yung kamay natin, nangangalay yan. Eh. Habang nangangalay, nanginginig, di gagalaw yan. Yung mga gumagawa nun, sabi ko nga sa inyo, mga baguhan. Pero yung mga talagang matatagal sa spiritual, hindi nila kayang lokohin sa ganyan. Sa iba, pinapa-aura-aura. Tandaan nyo to, ha. Ito maririnig ninyo pag pumunta kayo ng GC. Ay, imbitahan kayo. Sino gusto pumasok sa GC? Mga gamutan, ganyan, gamutan. Pasok naman kayo. Yung iba naman, sino gusto pumasok sa GC? Matuto ng ano, lihim na karunungan. Tapos yung mga nagyayaya sa inyo, mga bata pa. Yung iba, 14 anyos. Yung iba, nasa 20, pataas. Wala naman sa edad yun. Kaya lang ang problema, hilaw na hilaw pa yung karunungan nila. Mga siguro 2 linggo pa lang o 1 buwan sa loob ng GC ng lihim na karunungan, nakapulot-pulot dun sa ibang GC ng lihim na karunungan, magtatayo ng GC. Ngayon, pag nagtayo ng GC yan, mag-aalamaestro na o alamaster. Yayayain kayo, o pasok kayo sa GC ko. O, ako nagtayo nitong GC na to. Ganyan pagka magyayaya mga yan. Ganyan, kayo naman papasok. Tuturuan ko kayo ng lihim na karunungan. Ay, yung mga tinuturo din yan, yung mga napulot din nila doon sa kabilang GC, yung napulot, nakopya nila sa PDF, sa YouTube, sa mga YouTube channel, di ba? So, totoo yun, J.R. Canales, 14 years old pa lang, maestro na. So, ang pasinin nyo, no? Commander Bantugan. Commander Leon. Kita nyo naman yung mga libro na inaaral ko, tsaka yung libro na, mga aklat din na inaaral ni Commander Bantugan, ang dami din. Sa akin, ang dami din. Tinawag ko bang maestro yung sarili ko? Matataas pa sa amin yan, mga yan eh. Katulad nila, Maestro Uzi. Isipin nyo, yung pangalan nila, mas mataas pa sa amin. Uy. Samantalang kailan lang yan. Yung mga yan, naglitawan nung panahon ng mga pandemic. Mga maestro na agad. Abay, ganun pala ang spiritual. Pag pumasok ka ng GC, pagka makapulot ka ng ilang-ilang karunungan, pag nagtayo ka ng GC din ulit, maestro ka na. So, ganun pala ang spiritual. E di, lahat pala ng tao magtatayo na ng GC para ma-master na agad. Di ba? So, yun, hindi naman paninira. Yun yung sinasabi ko. Marami lang talaga nagagalit sa mga taong nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng katotohanan. Oh, yun lang naman yun eh. Bakit sila mas marami, sa totoo lang mga Lods, mas maraming mga tao nagalit sa mga taong nagsasabi ng totoo. Pero pagka dun sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, kinakampihan pa nila yan. Kasi pare-pareho silang mga sinungaling. Ganun lang yan sa spiritual, no? Kaya tandaan natin, no, sa spiritual, hindi totoo na master. Diyos ko po, ang tagal ko nang nag-aaral pero hindi ko tinatawag na master ang sarili ko. Ang dami kong libro dito. Niminsan, hindi ko tinawag na master yung sarili ko. Niminsan, hindi ko tinawag na master. Kasi bakit? Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Walang katapusan ng pag-aaral eh. Kaya kahit dun sa GC na sa mga bago ngayon, may mga yung mga bagong pumasok sa akin, may GC ngayon, nandun sila, sama-sama yung lahat ng bago.
yung mga matatagal na, sama-sama din dun sa Lumang Gisi. Kasi, para hindi maboring yung dalawang panig. Kasi pagka nagturo ako ng mataas na aral dun sa mga nauna, kasi pataas ng pataas yung aral nila habang tumatagal sila. So, hindi maiintindihan ng mga bago. Mamaya, pumulot yan ng matataas na uri ng orasyon o matataas na uri ng pag-aaral. Mabaliw pa yung mga yan. Eh, kasalanan ko pa. Kaya nga sabi ko, step by step eh. Ang iba naman, nagtatanong kung mga bata pa, papasok. Pwede ba daw sumali? Pagka mga ganyan mga kabataan, hindi ako ganong ano, hindi ako ganong tumatanggap. Kasi, hindi pa seryoso sa buhay yan eh. Tsaka wala pa yung tamang desisyon sa sarili nila. Hindi pa niyang kayang control yung sarili nila. Ang kabataan, alam nyo, mapusok. Mamaya ay matuto yan. Tapos, kung ano-ano gawin, manigal po, abusuhin yung espiritual. Kaya hindi ho ako ganun tumatanggap ng mga bata. May mga batang edad sa akin, mga mangilan-ngilan. Dalawa siguro, yung batang edad na nasa akin sa bagong GC. Pero, tinitignan ko pa yung mga ugali. Wala ka naman makikita sa kanila dun, kundi babati lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganyan sila dun sa GC, batean ng batean. Kasi hindi pa po ako nagle-lecture sa kanila ngayon. Pinapadami ko pa yung laman o yung member ng mga bago. Para yung mga bagong papasok, hindi may iwanan ng aral. So, iyon. Inoobserbahan ko, sa obserbasyon ko sa kanila, 1 week na yata sila dun. Wala akong tinuturo pa. So, nakita ako naman mga ano naman, mga naghihintay naman, mga hindi apurado. Kasi yung iba, mga hindi nangungulit sa PM. Kasi sinabi ko sa kanila, kung mag-PM kayo sa akin o mag-chat-chat, hindi ko kayo tuturuan. Kahit na manghingi kayo ng orasyon, hindi ko kayo bibigyan. Kung magbibigay man ako sa live, para pang kalahatan, maraming matuto, hindi lang isa. O kaya ka ako sa GC. Kasi ganun, sayang din kasi, total, magtuturo ka, bakit sa isang tao pa? Eh di sa kanilang lahat na. Di ba? So, pag kasi nasa spiritual ka, alam mo yung talagang may alam or yung nagmamarunong lang, sabi ni Infinito de Diyos. Tama naman, Lods, na ano natin yan. Sa pananalita pa lang ng tao, tsaka sa kanilang attitude o pag-uugali. Lalo na yung mga nag-ahamon lagi sa post, magpo-post, mag-ahamon. Yung post nila, buti kong hamon lang eh. Wala namang problema kung naghahamon. Ang problema dun, may mura pang kasama. Tapos nilalait pa yung nakaaway nila. Tapos yung kaaway nila, ang pangalan ng Facebook account, pangalan ng Diyos, eto naman si Loko-Loko na nakaaway. No? Yung nakaaway niya, mumurahin niya. Eh yung account na gamit, pangalan ng Diyos. Halimbawa, Aramakdamaksadam, yung pangalan ng nakaaway na account. Isipin mo, mumurahin mo yun. O, di dun pa lang nahahalata na natin kung talagang malalim na ang aral ng isang tao. Ba't mumumurahin yung pangalan ng account? Eh, ang nakalagay nga dun sa account, Aramakdamaksadam. Eh, di sinong minura mo yung tatlong persona? So, dun pa lang, malalaman na natin kung talagang hilaw ang mga aral pa niyang mga yan. Ayun, nanonood si Heping Agimat. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi kay Heping Agimat. Yun, mga lods, no, si Heping Agimat, isa sa mga tropa natin na vlogger din sa spiritual, manggagamot din. So, yun, pakisuportahan po yung kanyang account. Pwede kayong mag-follow sa kanya. So, yun ano mga lods, yung mga ganong klase ng tao na nag-aaway-aaway sa social media o mahilig mang away, kita nyo, mapansin nyo sa akin, hindi naman ako mahilig mang sita ng ibang tao. Nire-resbakan ko lang sa live, pinapaakyat ko, ayaw naman umakyat. Ngayon, pagka bineltahan mo yung mga pinagsasabi nila, yung mga pinagsasabi nila, kung ano-ano pinagsasabi, pag bineltahan mo yun, ang mangyayari nun, magagalit sila sa'yo. Pag bineltahan mo, samantalang bumuelta ka lang naman, ha, binanggit mo lang yung pangalan nila, tinukoy mo. Limbawa, sinisiraan ka, sinabi mo, ano yung paninira mo sa akin, ganyan-ganito, binanggit mo yung account nila, galit na galit yan, hindi matanggap yan. Lalo na tong si Antonio Chua. Tignan nyo naman kung anong kalokohan. Yung edad niya na yan, alam nyo, sa tingin nyo, kung gawain pa ng
seryoso sa espiritual yung ganyang gawain ng isang tao, kayo na humusga sa ginagawa niyan. Makikita niyo sa mga post niyan, puro paninira sa akin. Talagang, nung una, halo-halo. Lahat ng manggagamot, sinisiraan niyan. Pagka nakita niyan, gusto niyan tirahin, titiraan niya. Sila Mangyan, agimat ng Mangyan, siniraan din yan. Ang dami naglutangan nung nakasagutan ko yan. No? Nung hinahamon-hamon ako yan. Ngayon, ang tinatanong ko, ba't mahamon ng hamon tong mga to? Hindi na lang ako, nung hamon ka ng hamon, inasa ibang bansa ka naman, wala rin kami magagawa kung maghamon ka dyan dahil, ano yun, pupunta pa ako dyan sa'yo. So, sinasabi ko na lang, di kung talagang magaling ka, kung talagang mataas yung aral mo, yung nakaraan, nung nabwisit pa nga ako, di ba, hinubad ko yung lahat ng gamit ko, pati bracelet ko. Tinutok ko na yung ulo ko sa ganyan sa camera. Di bugahan mo na ako, oh. Tigalpuin mo na ako. Wala naman nagawa. So, ayun eh. Hindi kasi tayo pwedeng magtapang-tapangan sa spiritual. Nasasabihin natin malakas tayo. Ngayon, pagka hinahanapan ko ng pruweba, kung talagang malakas ka, sige, tigalpuin mo ako. Kasi ang tigal ko dito pinapapasok sa puyo, sa bumbuna natin. Ngayon, ang ginawa ko, tinapat po yung puyo ko. Sige, dasalan mo ako dyan. Birahin mo na ako. Magsawa ka. Kailangan may mangyayari sa akin ngayon dito. Wala naman. Lumipas na yung buwan. Tatlong buwan na yata ngayon. Wala pa rin nangyayari sa akin. So, dun mo pa lang eh. Dun pa lang sa mga paghahamon niyang mga yan. Malalaman mo kung talagang kayang gumawa niyang mga yan. Diba? Madaling malaman kung ang isang tao ay bago sa spiritual. Wala namang masama sa pagiging bago sa spiritual. Wala namang masama sa pag-aaral sa spiritual. Wala namang masama kung matututo kayo sa spiritual. Kaya nga po may nagtuturo. Kagaya ko, nagtuturo ako dito. Diba? Aso mo, nadinig ang chihuahua. Ayun, nagloko yung ating ano. Si Hepe Kagimat kasi, nanggit yung aso tuloy. Nawala yung ano natin. Yung wifi. So, yun mga lesson, sinasabi natin, walang masama sa pagiging bago sa spiritual. Chinese, Japanese ba naman si Chihuahua? Chinese? Japanese? Ewan ko. Eh, bakit Bisaya? Yung Chinese, Japanese? Kasi hindi ko nga talaga kilala yung tao na yan. Natotoo lang mga lods, hindi ko kilala yung tao na yan. Bigla na lang sumulpot sa spiritual at nag-ahamon na kagad ng away. Unang-unang sulpot niyan eh, ang talagang alam ko sa mga kumpari ko no na sa Agimat Official yung grupo na yon, tinayo yon, itinatag yon, no, explain ko lang sa inyo kung ano yung Agimat Official. Itinayo yon yung mga tao doon, mga dating mga estudyante ni Lods Nick Banayo. Ngayon nung umalis sila doon, tinanggal ni Lods Nick yung mga yon, nagtayo ng bagong grupo, yan yung Agimat Official. So, isa yan si Chihuahua na nandun. Hindi ko lang alam kung naging estudyante rin yan ni Lord Snake. Baka nahalo lang. Kasi kung saan GC daw yan makikita, ang daming nagsasabi sa akin eh. Kung saan GC daw yan nakikita, tapos na mumulot-mulot ng mga orasyon hanggang sa bumibili ng PDF. So, yun yung balita ko dyan. Well, hindi naman ako interesado sa buhay niyang nayupak na aso na yan. Bahala siya magtatatahol dyan. So, yun mga lods, no? Ganun pa man yung sinasabi natin sa spiritual. Hindi usapin kung kayo ay baguhan sa spiritual. Hindi usapin. Ang ano lang dyan, ang tanging masasabi lang natin sa mga bago sa spiritual, yung respeto ba dun sa mga nauna sa inyo, respeto ninyo, no? Pag bukod doon, yung disiplina sa sarili. Kasi ang orasyon, mainit sa katawan yan. Napakainit sa katawan yan. Ngayon, kapag ka hindi mo kinaya, yung mga orasyon na malalakas na bigla-bigla mo na lang, pinagbababasa, pinag-aralan, eh hindi pa kaya ng material na katawan mo. Bibigay yung material na katawan mo at magiging katulad yung pag-iisip ninyo, magiging katulad ni Chihuahua yan. Warprick ba? Warprick. So, mahilig sa away, kung sino-sino na lang pag-initan, awayin. So, ganyan yung mga tao na ano na hindi naiintindihan yung spiritual kung paano ang step by step. Hindi mo kasi pwedeng ikarga sa katawan mo yung ano eh, yung mataas na aral kagad kasi kapapahamak niyan. Tandaan niyo pagka kayo nag-aaral, no?
Halimbawa, grade 2 ka. Grade 2 student ka. Bigla ka na lang magiging college. Yan ang isasagot mo sa exam. Ano ang isasagot mo sa exam? Diba? Pagka bago ka sa bago ka pa lang sa spiritual, step by step 'yan. Hindi 'yan kailangan na nakita mo nagko-combati, magko-combati ka na rin. Nakita mo nang gagamot sila, manggagamot ko na rin. Eh wala ka pang poder, pondo, bakod, balabal o devotion. Wala pa nga, ang gusto mo kagad, manggamot na kagad. Hindi naman ganun kasi yung klase ng spiritual. Step by step yan, lagi natin sinasabi. Kailangan kung handa kang mag-aral sa spiritual, kailangan unang-unang pag-aralan mo yung baluti sa iyong sarili. Yung panablaba, kung tawagin natin, yung depensa. Ngayon, kapag kaya mo ng depensahan yung sarili mo, aralin mo naman na depensahan yung buong pamilya mo. Kasi bakit? Involved yan sa pag-i-spiritual ninyo. Kapag ka malakas ang spiritual ninyo at hindi kayo kayang birahin, ang bibirahin ng mga kalaban ninyo, lalo na sa gamutan, ang inyong pamilya. Okay, Arcangel Eric Manaig, sige. Salamat sa'yo. Baba daw muna siya. Baka may gagawin to si Arcangel Eric. So, yun mga lods, no? Kapag ka kayo nag-aaral sa spiritual, dapat, kung ang mga kamag-anak ninyo o pamilya ninyo ayaw gumamit ng orasyon, ayaw gumamit ng mga ganyan, hindi ninyo sila mapipilit. Kayo ang nag-aaral sa spiritual, kayo rin ang gumawa ng paraan para sila ay madepensahan na kahit na sila ay hindi nagdidibusyon, hindi nagpupondo, hindi nagpupuder. Kasi ang pag-aaral mo sa spiritual ay wala silang kinalaman dyan. Ngayon, ang kamag-anak mo at ang kapamilya mo, madadamay sa ginagawa mo. Paano madadamay? Kasi pumasok ka sa mundo ng spiritual eh. Sa spiritual, may dalawang uri na naglalabanan. Isang mabuti at isang masama. Isang itim na karunungan at isang mabuting karunungan. So ngayon, kung ito ay labanan o digmaan ng liwanag at dilim, eh kapag hindi ka nila kayang digmain o hindi ka kanila kayang balikan, ang babalikan yung iyong pamilya na walang kaalam-alam. Kaya nga, lagi kong pinapayo sa inyo, no, kapag naaral mo na, nabakura ng iyong sarili, depensa ng iyong sarili, aralin mo naman na depensa ng buong mong pamilya. Kasi unang-una, wala silang kalaban-laban. Ikaw, maari pa, kahit papano, kung sinasabing baguhan kasi spiritual, kahit papano naman, meron kang depensa, meron kang rebuelta, meron kang pambaklas, eh papano naman sila. No? So yun, yun yung mga bagay na lagi ko sa inyong sinasabi for safety. Hindi yung nasa spiritual ka, akala ninyo pag nasa spiritual, porket may orasyon ka eh, sakop na kagad buong pamilya mo. Porket nagdidibusyon ka eh, madidibusyonan mo na ang buong pamilya mo. Hindi po. Yung poder bakod pondo na tangan-tangan ninyo hanggang dibusyon ay pang sarili nyo po yun, pang sariling kaligtasan. Diba? Pero kung magkakaroon kayo, katulad nung nakaraan, nung ibinigay pinagkalob ko sa inyo, na poder pang buong pamilya, so yun, maswerte na kayo na meron kayong ganun. Kasi, na kadalasan na nagpipim sa akin, Commander, ang depensa ko para lang sa sarili ko, wala sa pamilya. So, sa akin, bilang isang na nakauna kahit papano sa inyo sa spiritual, nauuna yung awa sa akin kasi naiintindihan ko kung paano rin ako nagsimula noon. So, kung paano ako nagsimula na talagang dumaan sa bawat baitang, so, yung mga kaalaman na ibinabahagi ko sa inyo, eh, hindi naman yun kalabisan para sa inyo o kapahamakan. Kaya kung kayo pinagkakaloban ng mga ganyan, lalo na sa mga naniniwala at nakakaintindi sa spiritual, yung iba naman, hindi naman talaga lahat gustong maging manggagamot. Yung iba, madepensahan lang ang kanilang sarili at pamilya, masaya na sila. Diba? So, ayun. Yun yung sinasabi ko sa inyo lagi, mga lods, na kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito, ng may mga vlog tayo tungkol sa lihim na karunungan, sa LNK, may mga pagtuturo tayo, kahit paunti-unti lang, hanggang sa matuto na kayo, hanggang sa maglayag na kayo at maisip na ninyo na so kailangan na pala ninyo ng libro, maghanap na kayo ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na may tangan-tangan ng libro, na kung meron man halimbawa silang pinalilimusan, pwede nyo limusan. O kaya kung ibibigay sa inyo, mas mainam, di ba? Ibibigay ng libre lang. Depende naman kasi sa tao yan na lalapitan ninyo. So, ngayon, kung ano man yung kanilang pamamaraan,
kung ibibigay sa inyo o lilimusan sa inyo, inirerespeto ko yung kasi unang-una, mga lods, yung pag-iimprinta pa lang ng libro, may ano na yan, may gastos na yan, yung pagpapabookbind lang, no, hardbind na bookbind, mahal na. Tapos yung pagpapaimprinta pa, yung bond paper pa. Kaya ako, hindi ako against sa mga tao na ganyan. Yung sinasabi nila, eh kung talagang iyan ay may visa, bakit nililimusan? Alam mo yung mga tao na ganyan, tanungin nyo sila. So masama pala yun pag nililimusan, sabihin mo, ano ba tangan mo? Ako may tangan ako, ganyan ganito, kikwentuhan kayo niyan. Tangan ko ganyan ganito, subukan yung hingiin. Hindi rin ibibigay sa inyo. Kasi alam nila eh, yung iba dyan, hindi naman talaga, gasgas na kasi yung salitang, galing yan sa lolo ko, minana yan sa lolo ko, no? Pamana sa akin yan ni lolo ko. Ang karaniwan dyan, lolo ko na lang nila, sarili nila. Yung iba na, nalimusan nila, sa hindi kilalang manggagamot, o kaya pinunta nila ng personal, nang tinanong na sila ng kanilang bisita, saan galing yan? Ang ganda ng medalyon mo, minana ko sa lolo ko. So, kung lahat tayo sa spiritual, lahat ng mga lolo natin ay manggagamot. Ang dami palang manggagamot nung unang panahon. No? Napakarami pala. Kasi halos lahat ng mga makikita natin sa post eh, sa naglilimusan, ang laging sinasabi, galing sa lolo nila. Hindi na maubos-ubos yung galing sa lolo nila. Na gamit. Ganun ba kadami yung mga gamit nung unang panahon? So, hindi ko pinapakailaman yung diskarte nila na ganun. Kaya lang, gasgas na yung linya nyo, gumamit na lang kayo ng iba para paniwalaan kayo ng iba. Yung iba kasi, kaya nila ganyan ang sinasabi nila para mabilis-mabili ang gamit. No, mabilis-mabili ang gamit. Kaya lang, pinasisinungalingan ninyo yung gamit ninyo eh. Pinasisinungalingan ninyo. Pagka pinasinungalingan ninyo yung isang gamit ninyo, umihina ang visa niyan. Totoo yun mga lods, yung sinasabi ko sa inyo, pag galing sa kasinungalingan, yung kapaliwanagan ninyo sa inyong mga gamit, na hindi naman totoo yung inyong sinasabi, maniwala kayo sa akin, ihina yung gamit niyo. Bakit? Kasi, banal na orasyon, banal na salita. Tandaan ninyo ang ipinapakain nyo sa mga medalyon, kagaya na itong suot ko. Ang pinapakain namin dito ay mga banal na salita. Tapos ngayon, ipagmamalaki ko, itong baon na to, galing to sa lolo ko. Kabanalan pa po ba yung pagsisinungaling? So, hawak-hawak mo yung gamit mo eh. Habang binabanggit mo yung salitang kasinungalingan, na itong gamit na to, galing to sa lolo ko. So, sa tingin ninyo, matutuwa sa inyo yung gabay ng mga medalyon ninyo. Diba hindi? Kaya yun nga po sinasabi natin, kapag hindi nyo magawang maging totoo sa inyong sarili, hindi kayo lalago sa spiritual. Tandaan nyo yan mga lords, payo lang yan, hindi ako tumitira ng iba, o kung may nasasapul man, bahala kayo kung nasasapul kayo. Ito po naman sinasabi ko. Mahinahong kung sinasabi na yung gasgas na yan, linya na yan, na galing yan sa lolo ko. E ako, magmula noon, may nakita ba kayong gamit na sinabi ko na galing yan sa lolo ko? Sa akin, sa totoo lang, kung meron man akong gamit na galing sa ninuno ko, hindi ko po yan ipinapakita sa live. Ganun ako kaingat sa sarili kong gamit. Kung yung gamit naman ay gawa ko, katulad nitong baon na to, gawa ko, ito, aminado ko, gawa ko ito. Ito talagang mas sikat pa to sa ibang mga manggagamot, sa totoo lang, alam nyo yan. I-search nyo to sa KMJS, anting-anting ng Nazareno, nandun to, bidang-bida to dun. 2019, bago pumutok ang pandemic. Mas sikat pa to dun sa mga antingero na iba na ano. But etong baon na TV na. So, iyon. Kasi mga lods, ano, sa totoo lang, ang spiritual, hindi natin kailangan maging malakas sa kapaniwalaan ng ibang tao. Dapat maging malakas tayo sa kapaniwalaan sa ating sarili. Tandaan po natin, panigurado, lalayasan niya ng gabay kung sinungaling ang ano daw, sabi ni Luel, ang may tangan ng medalyon. So, yun, totoo yun mga lods. Lalayasan ka talaga ng gabay mo kapag kaganon ka. Hindi lang yun, kakahihina yung mga gamit ninyo. So, yun, nasa loob na tayo ng LNG, ano, yung ating usapan.
nakapaloob na to sa LMK, hindi pa man natin ibinibigay yung mga orasyon na ipagkakaloob ko sa inyo, ibinibigyan ko lang kayo ng mga isang halimbawa, example, paano mag-spiritual. Hindi po kailangan na maging malakas tayo sa kwento natin sa ibang tao. Halimbawa, kung sasabihin ko, oh, gamit ko, malakas to. Ilang araw, nakita nyo, nakahiga na ako sa higaan, hindi na ako makabangon. Bakit? Tinamaan ng tigal po. So, paano naging malakas tong gamit to? Eh, ibig sabihin, sinungaling ka na sa iyong sarili nun. Kung malakas ang gamit mo, bakit ka napasok? Bakit ka nalampasan? Bakit ka tinagos? Bakit ka tinamaan? Di ba? So, yun yung mga bagay na sinasabi natin. Hayaan ninyo na yung ibang tao ang makakita ng kalakasang taglay kung ano ang meron kayo. So, tsaka isa pa, dito sa lupa, wala naman talagang malakas. Tandaan natin yan palagi. Ang tanging malakas lang yung ating amang kay taas-taasan. Yan ang pinakamalakas na kapangyarihan. Kung wala tayong makikita na tao na nakatapak sa lupa, walang ganun. So, sa akin, no, kung pagbabasihan sa tao, kung ako tutukuyin ninyo yung sarili ko, isa lang sasabihin ko, katulad ng noong ko pa sa inyo sinasabi, ako ang pinakamahina sa lahat. Mas mahina pa ako sa mga baguhang nag-aaral. Yun lang ang sinasabi ko. Kasi pinaniniwalaan ko yung salita ng Biblia na nababasa ko halos sa cellphone ko. Meron ako mga application na Bible na laging sinasabi dun. No? Wag mong itangi ang iyong sarili. Mas mainam pa na iyong itanggi. So, yun. Lagi kong daladala yung aral na yun. No? At doon daw sa mga tao na tinatasang kanilang sarili, ay ibinababa kayo ng Ama. At yung mga taong ibinababa ang sarili, kayo naman ang tinataas ng Ama. So, yun yung aking mga palatuntunan sa aking sarili. Kung bakit hindi ko sinasabi, minsan narinig nyo na ba, na malakas ako. Nakikita nyo ako sa gamutan, nagahamon. Nagahamon ako talaga sa gamutan. Halimbawa, napasampa ko na yung espiritong namiminsala o elementong namiminsala o mangkukulam, minahamon ko talaga yan. Lalo na kapag ka nanggigigil ako, yung mga tipong 3 taon nang pinahihirapan ng sakit yung pasyente, tapos pinaglaruan yung ibang manggagamot, no? Sad to say sa inyo yung mga ibang mga manggagamot yan, yung totoo lang ang sinasabi ko. Halimbawa, kaya ako nanggigigil sa ganun. Parang tipong binabaliwala niya lahat ng mga manggagamot. Yung wala naman yan eh. Wala naman yan. Yung hindi nadadala yung mangkukulam, gagamutin, babalikan. Lilipat na naman to si pasyente sa iba, gagamutin, babalikan. Lilipat na naman sa ibang manggagamot si pasyente, gagamutin, babalikan. So doon ako nanggigigil. Kapag ka, halimbawa yung tinatawag namin na latak. Halimbawa, tinanong ko yan. Ano ba history niyang sakit mo? Kailan pa yan? So sasabihin, 3 years na. Ilang nasubukan mo na bang magpagamot sa manggagamot? Pagka sinagot ng pasyente na, opo, nagpagamot na po ako, commander, kay ganyan, kay ganito. Oh, kilalang manggagamot na, ano yan ha, combat healer yan ha. Ginaganong ko, sinasabi ko yung totoo. Kilalang magaling na manggagamot yan. Ako, hindi ako ano. Nagsasabi ako talaga sa mga, kahit hindi ko kilala, hindi ko kasamahan. Basta nakita ako sa Facebook, pinanood ko yung video niya na nakikita ako talagang may sanib. May sanib yung pasyente, hindi nag-aarte-artehan lang. Kasi nakikita ng mata ko yan at nararamdaman ng 7 senses namin yan. No? Tinatawag na 7 antas ng pakiramdam. Ramdam namin yan kahit sa video. So pag nakita ko, ba, ayos to, ang galing mag-combate, ha? Talagang pinasuko yung mangkukulam. Ha? Kahit na marunong ako sa spiritual, kahit na yun yung taglay kong karunungan, combate, pag nakakakita ako ng magagaling sa combate, bumibilib din ako. Kasi unang-una, hindi lahat ng tao na nag-aral sa spiritual pinagkaloban makapagpasampa. Hindi ho lahat. Marami hong gustong magpasampa. No? Kasi nakita ang karaniwan ho kasing binibidyo ngayon, pinapakita sa live yung mga pasampahan, yung pinapasuko yung mga elemento. So ako, balikan natin, doon ako na iinis, doon ako nagagalit na para bang tinitignan mo kami mga manggagamot, walang kwenta. Ginamot na pala ni ganyan, ni ganito, hindi ka pa nadala.
gusto mong umabot tayo sa huling kasaysayan ng yugto ng iyong hininga. Kaya pagka na kadalasan nakikita nyo sa akin, kapag ka nanggagamot ako, gigil ako, eh alam nyo na kung bakit ako nang gigigil. Kasi unang-una, hindi ako nang gigigil dun sa kung gaano ba kalakas itong mangkukulam na itong nahuli ko, itong elemento na nahuli ko, kung gaano ba kalakas. Hindi ho ako doon nanggigigil. Nanggigigil ako na ginagawa niyang laruan yung mga manggagamot. Nagpalipat-lipat na pala, eh, hindi ka man lang nadala. So, doon ako nanggigigil. Hindi ibig sabihin, mga lods, ano, tandaan natin. May mga pasyente kasi sa akin nagpapagamot. Latak kung tawagin ko. Unang-unang babanggitin yan. Ito, nasasabi ko naman to kay Lodstick nung nagkikita kami. Unang-unang binabanggit, Lodstick, yung mga nagagamot kong latak. Pangalan mo. Hindi nakatakataka kay Lodstick Banayo yun. Hindi na siya magtataka doon kung bakit binabanggit yung pangalan niya. Eh, kilala eh. Diba? Kilala eh. Kaya bago mapunta sa atin yan, siguro, i-a-add muna niya yung friend niya. Tapos yung friend niya, friend din ako. Di ka, kapag ka nag-post ako, doon lang niya makikita, ay, manggagamot din pala, may manggagamot din palang Commander Leon. Doon lang makikilala, kumbaga, huli na. Huli na na makikilala. Ngayon, ginamot ni Lodstick, sasabihin sa akin, pagdating sa akin, papagamot. O, schedule kita, sige, ganitong araw ka pumunta o ako pupunta sa'yo. Ngayon, pag pinuntahan ko, magkikwento yan. Ginamot ka na ba ng ibang manggagamot? Opo, ginamot na ako ni ganyan, ni ganito. Unang-una talagang pangalan binabanggit la. Karaniwan, Nick Banayo. O, naggamot ka na pala ni Lodstick, bakit ano? Magpapagamot ka pa sa akin. E ganun pa rin po, may nararamdaman pa rin po ako eh. Tatanungin ko yung history. Normal na magtatanong ako ng history. Ano ba ginawa ni Commander Bantugan sa'yo nung ginamot ka? Pinasampa po. Tatanungin ko, nahuli po ba? Sabi, pinanood ko po sa video, nahuli naman. Okay, kung nahuli naman, ano yung nangyari? Ayun po, napasuko yung mangkukulam. Ngayon, ibig sabihin talagang totoong ginamot. So, ginamot na ng isang Nick Banayo, ginamot pa ng ibang manggagamot, ginamot pa ng iba. Ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun mga lords na hindi magaling yung mga nanggamot sa kanya. Kahit na sabihin mong iyan ay manggagamot na hindi nagpapasampa, baklasan lang, natanggal naman eh. Di ba? Ang usapin dyan, nagpagamot ka, natanggal. So, natanggal yung sakit. Mga ilang araw, may sakit ka na naman. So, ibig sabihin, binalikan. Ang tinitignan ko dito, may kapabayaan na rin yung pasyente. Wala po dun sa manggagamot. Dapat alam nyo yan, kasi papasok kayo sa mundo ng spiritual eh. Dapat alam nyo kung ano yung mga proseso. Bakit ko nasasabi sa inyo to? Kasi kung nakikita ninyo, kung talagang kayo ay matagal na sa akin nakapalo sa Rowel Bunsong Kirubin pa lang o dun sa pangalan ko pa lang na Ninyong Gala ng Manbanahaw, so doon pa lang makikita nyo talaga na kung paano talaga ako manggamot. Talagang makikita nyo yung history ko sa gamutan na talagang experienceado na ako sa mga ganyan, sa mga kwento pa lang. Alam na natin kung ano ang dapat gawin. No, kumbaga advanced na. Yung isip ko pagdating sa ganyan, kung hindi kaya ng pasampahan, hindi ko mapasampa, may diskarte naman ako ng ritualan at baklasan. So, iyon yung mga sinasabi natin na based to experience na sinasabi sa panggagamot. Ngayon, kaya natin ito ipinapaliwanag sa inyo. Baka mamaya, nag-aaral kayo sa spiritual, isang araw, may magalit sa inyo, bigla kayong tigalpuin. So, ngayon, magtatanong kayo. Nagdidibusyon naman po ako, bakit po ako napasukan? So, mamaya papaliwanag natin yon. Ito yung pinapaliwanag natin ngayon tungkol sa mga pasyente. Bakit sila binabalik-balikan? So, ibig sabihin ba, mas malakas ba si mangkukulam kaysa dun sa mga manggagamot na gumamot? Ang tamang kasagutan, hindi po. Kasi dun pa lang, sa klase ng kwento nitong nitong si pasyente, nagpagamot ako kay Nick Banayo, napasampa, napasuko. After mo bang gamutin, anong nangyari sa'yo? Gumaling po ako. So, after nun, ano ba? Meron ka bang pangontra? Siyempre, pag sinabi ng pasyente, wala po eh. Hindi po ako nakabili ng pangontra. So, alam na natin na kaya siya nabalikan, kaya siya napasok, wala nang pagkakamali dun sa unang gumamot. Nandun na sa pasyente, siguro hindi na paliwanagan, no, na kailangan mo magsuot ng gamit,
para maging depensa mo sa iyong katawan, o yung sistema hindi siya mababalikan. Dahil, hindi, namatay talaga. So, yun. Balik tayo mga doon sa ating usapan. Namatay tayo yung wifi. Nag-spark-spark yung kuryente, pati wifi na ano, na aanuhan dito. Naapektuhan. So, yun yung sinasabi natin. Ano, walang pagkakamali ang isang manggagamot dyan sa nangyayari sa kanyang pasyente. Kasi hindi naman obligasyon ng isang manggagamot na magbigay ng puder, pondo at bakod sa kanyang pasyente. Dahil may mga pasyente po pa iba-iba. Katulad po sa akin, hindi lang lahat ng ata ng klase ng pasyente na hawakan ko na doktor, abogado, may piskal pa. Kung napanood po ninyo dun sa mga nakaraang video ko, pinuntahan pa namin sa Fairview, judge pa mismo yung ginamot natin. May pulis, may sundalo, may doktor, may rebelde. So lahat na ng klase ng tao na experience na natin gamutin. So ngayon, ang sinasabi natin dito, yun nga, hindi naman lahat ng tao, pag binigyan mo ng poder, bakod at pondo, dadasalan nila yan eh. Yung iba dyan, mga negosyante, mga mayayaman, eh wala naman pong pakialam yan pagdating dyan sa mga poder, debosyon, pondo na yan dahil hindi po nila naintindihan yan. Maari pa, tanungin mo yan, gusto nyo po ba ng pangontra, yung iba bibili, yung iba hindi. No? Yung iba naman nagpapagamot, hindi dahil naniniwala sila sa katulad naming manggagamot. Hindi katulad natin sa spiritual, hindi sila naniniwala yung iba. Kaya lang nagpagamot dahil gusto ng pamilya. So, kita nyo yun. Pero pag napasampa mo, nahuli mo, doon na sila maniniwala. Napanood niya yung sarili niya kung paano siya saniban. So, yun lang yung tulong no, sa amin ng mga manggagamot na ipapaniwala namin sa kanilang isipan na kami talagang totoo ang panggagamot, totoo yung mga sanib-sanib na yan o yung kulam-kulam na yan kapag nahuli natin. So, yun yung kagandahan pag napasampa po natin. Doon sila maniniwala. Kaya po merong mga combat healing din. Mas gusto namin mag-combat healing dahil yung mga taong hindi naniniwala, kapag ka napasukan o napasampa, mas maniniwala na sila. Kasi na-experience na nila. Oo, Lods, napuputol talaga yung signal natin kasi pakundap-kundap yung ano natin dito, yung kuryente. Katulad kanina, naputol. So, ayun, Lods, no? Yun nga sinasabi natin kung bakit kayo sa mga pasyente, lagi natin sinasabi, hindi issue kung ginamot na kayo ni ganyan, ni ganito. Hindi po issue yun. No? Ang pinaka, ano po dyan, yung inyong sarili, turuan nyo rin depensaan ng inyong sarili. Magsuot kayo ng pangdepensa, protection. So, iyon. Yun po yung pinaka the best dun para kayo hindi mapasok ng kung anuman. No? Kung talagang ang mga gamit nyo ay may visa, isang kapatunayan yan na may visa yung gamit, eh hindi kayo mapapasok. So, ganun po yun. Kaya, sa atin, no, sinasabi ko sa inyo kanina, hindi lang protection, poder, bakod, pondo. Sa inyong sarili ang pinagkakaloob natin, noong nakaraan, pinagkaloob din natin yung poder para sa buong pamilya. Dahil habang nag-aaral kayo, dapat pinag-aaralan nyo na rin proteksyonan yung inyong buong pamilya. Plactoid ang kuryente nyo. Opo, nag-spark-spark. Kasi marami, sa dito po kasi, uso po sa amin yung isang kontador, maraming nakakabit. Pero hindi naman po, ano, hindi naman illegal. Legal po yun, nagbabayad kami. So, yun po yung uso dito sa lugar namin. Kasi, mahirap magpaabit ng kuryente dito. Sa mga nakapunta dito, alam nila na liblib yung lugar ko. Sa daanan pa lang po, patag na. Yung upo mo sa tricycle, eh, yung ulo mo, oh, mabubugbog ng kauuntog eh. Ganun po kapatag yung ano namin. Para kang nakasakay po sa barko na umaalon. So, ganun po kapatag yung lugar namin. So, yun mga lods, no? Yun nga ba, yun, isang mga paalala ko pa lang sa mga nag-aaral sa spiritual, sa mga bago. Walang masama sa pagiging bago. Walang masama sa nag-uumpisa. Ang masama, bago pa lang, nagiging loko. No, yun po yung nagiging masama. Tapos nagiging sinungaling na sa sarili nila. Kung ano-ano na nakinikwento, kung ano-ano na nakikita, na kesyo bukas daw ang third eye niya, mga ganyan. Kasi ako, sa totoo lang, ang dami kong nahuhuli na ganyan. Halimbawa, dito may pupunta, magpapagamot dito, di ba? Papagamot. So, gagamutin ko. Bago ko gamutin yung pasyente, may magkikwento niyan. Nag-aaral ako sa spiritual eh. Sabi ko, ba't ka nag-aaral? Kasi po, bukas ang third eye ko. Ah, ganun ba? Ngayon, kapag pinaupo ko na yung pasyente, kinombat ko na.
kinumbat healing ko na, no. Papansin nyo sa video, minsan umaatras ako. Pag sumampa na atras ako minsan, nahayaan ko si Mrs. Tatanungin ko yung pasyente na sinasabi niya na nag-aaral ng spiritual. Sabihin niya, yung nagsabi na bukas daw yung third eye niya. Lalapitan ko yan, sabihin ko. Sumampa na yung ano, ha? Sumampa na yung, yung namiminsala. Ha? Ano nakikita mo? Tao o elemento? Sabihin niya, elemento yan, Lods, elemento. Di paglapit ko, paaminin ko na yung pasyente. Pagdikit ko ng singsing yan. Ako alam ko na sa kamay pa lang. Nitignan ko, may, kung kaliwa o kanan ng mahaba dyan, alam ko na kaagad dyan. Pati dito sa eyeball ng mata, alam ko kung elemento o mangkukulam o masamang espiritu. Alam ko na kaagad dyan. Nagiging familiar na kasi ako sa lahat ng ganyan sa ginagawa ko. Bukod dun, may lagi ko sinasabi sa inyo, no? Noon, ang problema ko, hindi paano buksan ng third eye. Ang problema ko noon, nung teenager pa ako, paano ko isara ang third eye ko? Doon ako namomblema noon. Dahil kasi mukha na akong luko-luko. Magkikwento ako sa kaibigan ko na may nakita akong ganyan-ganito. Sabi sa akin, hindi ka ba nagda-drugs? So yun yung sinasabi sa akin noon. Eh, nakakalungkot bilang nasa spiritual. Sabi ko, ba't ganito itong mga tao na to? Totoo naman yung nakita ko. So yun, hanggang sa dumating yung time na inaral ko yung kabala, inaral ko yung ibang lihim na karunungan, yung third eye awakening, no? Inaral ko kung paano buksan at paano isara. So yung mga selyo, nung inaral ko yun, yung problema ko nawala. Kasi sa totoo lang mga Lods, no? Ang isang tao na bukas ang third eye, sa kwento mo palang mahuhuli na kita. Kung may kasama kayo sa GC, mabubuko yan. Tanungin nyo sila. Yung nagkikwento na bukas ang third eye, eto, yung mga weaknesses ng mga taong bukas ang third eye. Base sa ano, ha? Sarili kong karanasan. Dahil ako, sinasabi ko sa inyo na talagang ang third eye ko, may time na pagka Martes at Biyernes, binubuksan ko ang selyo para makita ko yung espiritong gumagambala. Pero pag mga ganitong araw, hindi ko bagay na gamitin yan. Ito yung weaknesses ng isang tao na bukas ang third eye. Unang-unang weaknesses ng isang tao na bukas ang third eye, bukas ang kanyang spiritual. Totoo yan sinasabi ko sa inyo. Alam ng mga third eye yan, yung mga nag-aral talaga ng may mga hawak ng aklat na third eye awakening. No? Bukod doon, yung mga tao totoong may third eye, alam nila to. Kapag bukas ang third eye mo, madali kang pasukin ng anumang negatibo. Ikalawa, kapag bukas ang third eye mo, hindi tatagal sa buong maghapon, sasakit ang ulo mo. As in, makirot, na akala mo gusto mong iuntog. So, yan, ang mga weaknesses ng may mga third eye. So, tanungin nyo sila, kung ang ulo ba nila ay kumikirot minsan, ang sasabihin nila, yung noo ko, ito, kumikirot, tas tumitibok-tibok. Ganyan magkikikwento yung mga ano, hindi mga bukas yung third eye, tumitibok-tibok daw. Tapos, may magkikwento yan, yung third eye daw, ganito daw kalaki. Yung third eye niya, ganyan, no. Sus, ginoo. Ang third eye po, ang third eye mga Lods, nandito. Tatandaan natin na nasa gitna yan ng kilay. Kahit basahin nyo yung third eye awakening, wala po yan dito. Yung sabihin nila, third eye ko, lagpas hanggang ang anit, hanggang dito, ganyan kalaki third eye ko. Tignan nyo yung mga kalokohan nitong mga to, no? Hindi natin naalam kung nasisiraan na ng bait o... Diyos ko, patawarin kayo ng Diyos sa inyong mga pinagsasabi. So, ayun mga Lods, ano? Ang third eye talaga, nasa pagitan ng ating mata. Mataas lang yung konti yan dito. Mataas lang ng konti. Walang third eye na nandito. Kapag kasi may sa GC, noon, nababasa ako, nasa mga GC ako. Mga tol, mga pare ko sa spiritual. Ano ho yun? Eh, magsasagutan na yung mga, ano yun bro? Bubukas na ang third eye ko. Bakit? Paano mo nasabi? Nangangati kasi yung noo ko eh. Tapos magpipicture yan, hawak-hawak niyang ganito oh. Hawak-hawak niya yung kamay niya, nakaganyan siya. Alam niyo po yung sa Dragon Ball, si Yamcha, tsaka si Piccolo, kapag sila magte-teleport, nakaganyan sa noon nila. Yun, yung kapapanood nila ng Dragon Ball. Tapos sabi niya, gaano, tatanungin ko yan, sasakyan ko yan. Gaano ba ka active yung third eye mo? Sa tingin mo, ilang antas na yung third eye mo? Ano na ako? Nasa 12 chakras. Diyos ko po, Loleng. 7 chakras lang po ang meron.
pitong chakra lang ang meron. Paano ka naging 12? Saan ang galing yung 5? Tapos, bibiruin ko pa yan. Kumbaga, sasakyan ko, no? Sa tingin mo, gano'n na kalaki yung third eye mo? Ganito kalaki yung third eye ko, Lods, oh. Ganyan kalaki, oh. Oh, tignan nyo kung third eye pa yan. Sakop na buong ulo ninyo. Yung mga kwento ninyo kung minsan. Pag naalala ko nung nasa GC ako, tawa talaga ako ng tawa karaniwan sa mga... Hindi ko... Hindi ko alam kung nakakain ang ipinagbabawal na utot tong mga to. Si... Ay, Diyos mio. So yun, nararamdaman po ninyo, nagkukundap-kundap yung ilaw. So ganito po dito kung minsan. No, yun lang, sinasabi lang natin yung totoo. Baka magalit na naman kayo sa akin, no, sa mga nag-aano dyan. Eh, talagang magagalit kayo sa akin kung sinungaling kayo sa inyong sarili. Pero yung mga hindi nagagalit sa akin dyan, mga tuwan-tuwa pa yan, mga nagtatawanan. Siguro hindi sila ganun, kaya sila nagtatawanan din talaga. No? Katawa-tawa naman talaga ba nga, Lutsi? Oh, sabi ni Hanahan, o nga idol, kasi ako nakakakita din ako kahit maraming tao sila, di nila nakikita pero biglaan lang. So yun yung third eye. Maraming klase, minsan namamalik mata, no? Hindi pa po third eye yung namamalik mata. Ibig sabihin, kumukundap-kundap na, kumukurap-kurap na yung third eye mo, gusto nang bumukas. Pero kung gustong bumukas ng third eye mo, tas kwekwentuhan mo ako, bumukas na yung third eye ko. Gaano kalaki? Ganto, Lods, oh. Ganto kalaki yung third eye ko, oh. So, kwento nyo sa pagong, baka may maniwala po sa inyo. Supremo Divino. 10 eyes sa akin. So, yun mga Lods, sa totoo lang, matatawa na lang kayo ngayon sa mga bagong nag-aaral sa spiritual. So, sana kayo sa mga nag-aaral sa spiritual, yung mga kumukopya-kopya sa akin ng mga orasyon na ipinapamahagi ko, ipinabibigay ko, sana wag dumating naman yung isang panahon na kapag nagkita-kita tayo, nagkadaaw pang palad ko, huwag nyo naman ako kwekwentuhan na yung third eye nyo, ganito kalaki. No? Kasi unang-una, ibablock ko kayo. Ibablock ko talaga kayo sa Facebook dahil hindi ko tinuturo sa inyo na gawin nyo yan. Kasi unang-una, pag nagsisinungaling ka sa iyong sarili, lalong-lalo na sa spiritual, humihina yung spiritual mo. Tandaan nyo yan, Lord, sihina ang spiritual ninyo. Kasi ang mga espiritong gabay, ayaw niyan sa sinungaling. Totoo lang po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi experience ko na yan, bilang nagsimula din sa spiritual. So, yun lang yung katotohanan talaga mga Lods. Kapag kayo naging totoo sa inyong sarili, magiging totoong banal din ang lalapit sa inyo. Mga banal ang lalapit sa inyo kapag kayo totoo sa inyong sarili. Pero kapag sinungaling kayo, asahan nyo may sungay na may buntot pa yung lalapit sa inyo. Kasi ang sinungaling ay lalapit sa kapwa sinungaling. Tandaan nyo po yan. Kung bakit sinasabi ko sa inyo na kapag nasa spiritual kayo, huwag kayong sinungaling sa inyong sarili. Maging totoo lang kayo. Kung ano nakikita nyo, yun lang yun. Hindi yung anong antas na third eye mo? Ikalabindalawang antas. Diyos ko po. Binago na yata yung ano, yung third eye awakening. Wala pa akong nababasang ikalabindalawang antas ng third eye. Hanggang ano lang po yan? Hanggang 7. Tandaan po natin, 7. Maging sa chakras, 7 chakras lang po yan. Ika-7 antas ng pakiramdam. No? So, yun. Sabi ni Anne, hindi ba mahirap kapag nakabukas ang third eye ng tao? Hindi. Minsan mahirap, minsan maganda. Minsan mahirap, minsan masarap. No? Pagkabukas ang third eye. Kasi advance ka. Nakikita mo yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Bagay na masasanggi mo sila, masasaktan mo, matatapakan mo, eh, hindi mangyayari. Dahil nakikita mo, maiiwasan mo. Sa, kaya lang, ang hindi kagandahan sa may third eye, kapag hindi mo na matiis yung nakikita mo, gusto mong bigyan ng babala yung isang tao na doon sa bahay ninyo, meron ako nakikita doon. Meron doon ganyan, meron ganito. Tapos pag kwento mo, pagtatawanan ka. Yun yung isang mahirap sa mga taong hindi naniniwala sa spiritual, hindi naniniwala sa third eye. Kaya, ang totoong may third eye, mga Lods, mas minamatamis namin na manahimik na lang sa mga nakikita namin. No? San Goku daw nakikita niya. Nakikipaglaban kami ni Majin Buu at San Goku sa planet Namek. So, ayan. No? Kita nyo. Kahit dito pa lang sa live natin, sa vlog natin, may mga tao na ano. May mga tao na inaasar din kayo. Kasi unang-una, bakit? Kasi, yung mga nagsimula niya ng mga tawag nga nito ni Supremo Divino,
10i. No, yung mga nagpasimula niya mga 10i na yan, o 12 antas ng kapangyarihan na yan, kapag ikwento mo sa mga bago, yan na ang mapupulot ng mga bago. So maghahawa-hawa na sila. Puro kalokohan na yung mga pagsasabi nila. Hanggang sa lahat sila sa loob ng GC, puro mga bugok na. At totoo po yan, sinasabi sa talata ng Biblia. No? Sa isang kaing na mangga, kapag kami nakita kang bulok, ihiwalay mo. Kasi mahahawa ng kabulukan yung mga hinog. Yung mga matitino. So, kapag ka yan, may tumulad dyan sa nagkwento na meron siyang ang antas daw niya ay pinakamataas, 12 antas daw yung antas niya. Pag narinig ng mga baguhan yan o nabasa yung mga comment niyan, lahat sila magiging 12 antas na. Kasi magkakandahawa-hawa na eh. Yung mga ganong kwento, tandaan po natin kung bakit ayan. No? Kung bakit ayan, may mga tao na tinatawag natin na kultura ng pandemya. So yung sinasabi natin kultura ng pandemya, alam natin lahat yun. Dahil sa sobrang stress, mag-isa sa bahay, hindi makalabas, nag-aral ng spiritual. So yun, hanggang yung stress nila, nadala nila sa pawala-wala. Hindi kaya may nagagalaw doon na wire sa ano? Chat mo nga kaya atin Dina, sabi mo kumukurap-kurap na naman dito sa atin. Ayun. Basta isa na kayo mga lods, no? Ang tagal bago bumalik yung kuryente. So, tagal bago bumalik yung kuryente natin. Yan, bumalik na naman tayo ulit. Brelly Vera, tumatanggap naman tayo ng pasyente talaga pagka Tuesday at Friday. Hindi naman tayo, ano, nagpapabaya sa ganyang araw. Talagang obligasyon namin kayo. Ayun na naman, kumukurap-kurap na naman. Ano ba, hindi na yata tayo patatapusin. So, yun, huwag na natin ituloy mga lods, no? Ang dami nang nawala. Naging 80 na lang yung viewers natin. No, dahil dyan sa third eye na yan. So, ipagkaloob ko na sa inyo yung dapat ipagkaloob. Baka mamaya mawala na ng tuluyan ng kuryente. Hindi nyo pa makuha yung mga ibibigay ko sa inyo. So, yun, ang daming nag-live na sa live natin. Nagbubukas ka ba ng third eye? So, ayun, sa mga nag-out, panoorin nyo na lang bukas to. Doon sa mga nag-out, siguro bukas na lang sila. Ayun, naging 18 kanina, 83 viewers. No, 83 viewers tayo kanina. Ngayon, naging ano na lang, 18. So, bumaliktad. Baka na yung jumper. So, yun mga lods, ano? Tuloy na natin dahil nauubos na yung ating viewers dahil dun sa nawala tayo kanina pansamantala. Nawala tayo saglit dahil nagkukurap-kurap yung ating kuryente. Tignan ko kung ilan dito yung totoong view sa aking isang account. Ilan na lang yung viewers, Al? Kala ko sa atin lang. Ah, 57. 57 na lang. Sabi ni ano dito, 57 pa. Dito sa akin, 18 lang yung nakalagay. Eh. 60. So, nagkawala-wala yung ating viewers, no? So, ayun, bilisan na natin, mga lods. Baka hindi nyo pa makuha. Ang ipagkakalob kong orasyon sa inyo ay nanggaling sa ating libro Sagrado de Kyrie Eleison. So, yan. Libro Sagrado de Kyrie Eleison. Ayan. Dito natin kukunin. No, mga lods? So, magagamit ninyo ang unang page. Dalawang page to yung bibigay ko sa inyo. Bibigay ko na ng lahatan para isang screenshot na lang. So, number 72, laban sa
mga harang at tulisan. So sa panahon ngayon, wala nang tulisan. Holdapper pa meron. Pero yung mga nangaharang, yung mga holdapper ganun. So isa to sa mga paraan na bago kayo lumabas ng inyong bahay, o bago kayo magliwaliw o maggalagala, usalin ninyo ang orasyon na to. O kaya sulat ninyo sa papel, lagay nyo sa notebook ninyo. Ang sakit talaga nandito ko. Kumikirit-kirit yung kulani. Ito, may kulani ako rito, yung bukol. Si sangipin natin kasi may butas. Nag-iipon siguro ng nana. Sakit. So, laban sa mga harang at tulisan, kahit sa mga tinatawag natin na holdapper, mga ganun, so magagamit nyo ito dun para hindi kayo lapitan nitong mga kolokoy. So, tatlong ulit yung babanggitin bago yung susi, ano? Itong sa una. Sabi dito, Tante Ebre Urum, Igusum Jesus Pastor Bonus Domini Igusum Amin. So, 3 times yun. Pag narinig nyo, pag nakita nyo yung amin. Susunod nyo yung susi na 1 beses lang, Heser Kuram Salbami. So, yun. Heser Kuram Salbami. Yun yung babanggitin yung susi. So, number 73. So, tuloy-tuloy na natin to para isang screenshot na lang. Pangsuheto sa mga taong mapangligalig. So, yung mga makukulit. Yung mga mambubuli sa inyo. Yung mga makukulit sa inyo. Yung mga, kung ano man yung tawag dyan sa mga yan. Ito, gamitin ninyo itong orasyon na to. L. Dalawang letter E ang makikita ninyo, pero ang basa dito ay L. Kumbaga, nililigaw lang kayo na nagsulat nito. L. Yung gumawa ng aklat na to, no? Kung sino yung gumawa ng aklat na to, so may mga ganun, pandilin lang. So, bakit ginagawa ng mga nagsusulat yan? Kasi po mga lods, halimbawa, malaglag tong aklat na to, dun sa mga hindi nakakaintindi. So, kapag hindi nila nabanggit ng wasto at tama ito, hindi ito gagana. So, kung bakit may mga panlilin lang na ginagawa. So, ang basa dito ay L. E-E-L ang makikita niya. Pero L, ang ibig sabihin, Diyos. No, L. Ang ibig sabihin ng L sa Tagalog ay Diyos. L, S-C-L, o L-S-C-L, Elehon, Esut, Hadin, Harum, Hashuk, Salbame. Tapos, number 74, kaligtasan sa laot ng dagat. Kung ano ba, malakas ang alon, o may namumuong bagyo, no, nasa gitna na kayo ng karagatan, may namumuong bagyo, o narinig nyo sa balita, may bagyo. So, usalin nyo to, sa, lalo na pag malakas ang alon sa dagat. Jesus ha, had, hihak, hagil, salbame. So, 3 times din to, mga lods. Para sa pagkasundo ng magpamilya, isang ama namin, magdasal daw kayo ng isang ama namin. Isunod ang orasyon ng 3 beses. So ito yung orasyon, nandito sa pangalawa. Jehovah, Jeskaha, ha, Shalom, Shaddai, Eskemu, Hum, Hakhas, Hamak, Hakhuda, Hesmichu. Hesmichu, yung ano dito, Hesmichu tuloy. Hesmekhu. Yun ang tamang pagbigkas, hindi Hesmichu. So, wala kasing ganong klase ng letra sa, ano, yung chu, yung pagbanggit, walang ganon. Hesme, Hesmekhu. Meserere nobis. Ulitin natin, Jehovah, Jeskaha, Shalom, Shaddai. Eskemu, Hum, Hakhas, Hamak, Hakhuda, Hesmekhu. Miserere nobis. So, number 76 na tayo. Para mabilis kasi kumukurap-kurap na naman yung ilaw. Upang hindi ka malapitan ng isang tao na may masamang tangka sa iyong buhay, Dios Aba, Jesus Akdudum, Yahuhaho Haum, Salbame. So, number 77, upang maligtas sa mga palipad hangin at mga tigalpo. So, ito na inaabangan ninyo, mga lords, lalo na sa mga nag-aaral sa spiritual. Upang maligtas ka daw sa palipad na hangin at mga tigalpo, ibig sabihin, hindi ka tablan. Koga batumi, koga batur, kobestarbe salbame. So, 3 times dito, mga lods, sa 1 beses ko lang babasahin. At kaligtasan sa masasamang banta. Kung may nagbabanta sa inyong masama,
dasalin bago bumaba sa bahay. So bago lumabas ng bahay, ang ibig sabihin dito, kasi noon yung mga panahon noon, may mga hagdan-hagdan ng bahay. Kaya ang ginamit na termino dito, bago bumaba o manaog, no, sabi nila. Sa Batangas nga, iyumao. So, ang sinasabi dito bago lumabas sa mababaw na Tagalog. Jesus Christi Deum Migusum Salvator Meremortim Torbeque Salvame. So, iyon mga lods. Ito yung orasyon. So, yung mga binanggit ko kanina, ito yun. Screenshot nyo. Screenshot nyo mga lods. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. So, na-screenshot nyo na. So, na-screenshot nyo na, ito naman yung kasunod. Karugtong. Para, tayo lang ako para makita natin ng maayos kung naipapakopya ko ba ng maayos sa inyo. Yan, dalawang page na yan. Yung pinagkalag ko sa inyo, binilisan ko lang yung pagpapaliwanag. Hindi na natin pinatagal, ano? So, yan, siguro, na-screenshot nyo na. Nangangalay na yung leki-leki ko, mga lods. Okay? Kung kayo ay ka... O-open nyo pa lang at kapapasok nyo pa lang sa ating live, gawin ninyo, pag na-posto mamaya, balikan ninyo. Tapos, i-pass forward ninyo dun sa binigay na orasyon. So, ganun lang kabilis. Hindi yung antay nyo pa. Ayon sa ilalim, hindi kita. O, sige, ulitin natin. Ayon sa ilalim. Ulitin natin, Lods. Sa akin pala nakaharap yung camera. Ayan. Nag-request ka. Ayan, kita na ba? Yan na. Screenshot mo na. Okay, mga lords, na-screenshot nyo na. Kita na yung ilalim. So, ngalay na yung leki-leki ko. Okay? Okay na. Ito, nakikita ko dito. Kompleto naman. Nakita na rito. Dito, nanonood ako ng live dito sa kabilang cellphone natin. Napanood ko yung sarili ko. So, saan kayo nakakita ng nakalive na pinapanood yung sarili? At least ako, pinapanood ko lang yung sarili ko. Hindi yung ginagawa kong katatawanan yung sarili ko. No? Yung katulad nung pinag-usapan natin kanina, ganito kalaking third eye. Baka naman, mamigay ka naman ng bahagi ng third eye mo. So, yun mga lods, no? So, sa mga nag-spiritual, huwag tayong masyadong maligalig. At kung ano-ano yung mga pinagsasabi natin. Kasi unang-una yung mga pinagsasabi ng ibang mga kung ano-ano, nadadama yung mga bago sa spiritual. Siyempre, kung yan yung mga sinasabi ninyo, itinuturo ninyo, no, yung mga walang kabuluhan na kung sipin mo, ikalabindalawang antas ng third eye, saan ka nakakita ng ganun? Nalampasan nyo na yung talagang mga nag-aral ng buksan yung kanilang mga third eye at paganahin at gamitin sa mga gamutan. So, kung labindalawang antas yung third eye ng mga yan, parang nakakatakot na yata makaharap yan mga yan sa personal. At ganun kalaki yung third eye nila, lagpas na dito, dapat dito lang, hanggang dito yung third eye. Diba? So, yun. Ang mga ganun bahagi sa pag-spiritual, tandaan po natin, hindi magtatagal sa spiritual yung mga yan, mga mananawa din yan, magsasawa din sa pag-aaral sa spiritual. So, ang mangyayari niyan, may 4-eye din ako. Kasi ako lang palagi nakakita ng mga labahan at hugasin sa bahay. Ayun lang, patay tayo dyan. Hugasin pala, tsaka mga ano yung nakikita niya lagi. So, baka siya ang laging gumagawa. Gamitan mo ng ano, ng... ora na ano, ora na botak-botak. So, pag binalikad mo yun, takbo-takbo. Yun, makakaiwas ka sa mga ugasin. So, yan mga lods naman. Ay, may tanong dito. Gerald Corey. Bro, Leon, ano po ibig sabihin nung pag may nakikita ako na mata na nakapikit ako minsan? Mata? Saan mo nakikita yung mata?
Baka napapapikit ka yung narinig mo yung kwento kanina, nakita mo yung third eye na ganito daw kalaki doon sa mga nasa GC. Baka ganito kalaki yung third eye na nakita mo, talaga mapapapikit ka, matatakot ka sa mga ganun. Na kwento pa lang, nakakatakot na eh. Makaharap pa kaya natin yung mga ganun taong mga may special na karunungan na sila lang ang may taglay at sila lang ang may alam. Eh, nakakatakot talaga makaharap yung mga ganyan tao. 12 antas ng third eye. So, ayun. Lagi natin sinasabi sa inyo, mga lods. Oro, yan. Sakit na naman. Kumikirot-kirot na naman yung ating kulani. Mamaya na ito, madaling araw, yung ngipin ko, kikirot-kirot na naman sa lamig. So, ayun mga lods, no. Sa ating pag-aaral sa spiritual, lagi lang po tayong maging mapagmatsyag, mapagkumbaba, at disiplina sa sarili. So, sabi ni Supremo Divino, mga special child siguro, bro. Yun lang. Lagot ka dyan. Sa special child na yan, lagot ka dyan kay Master daw. Yung umamin na meron siyang problema sa isip. Awayin ka na. So, ayun. Pag nag-spiritual kayo, lagi pong sinasabi ko sa inyo, lagi po kayong magpondo. Para hindi po kayo nakakaranas ng pagkahilo, pagiging mainiti ng ulo. Kasi, ibig sabihin, balance. Pagka nagiging mainiti na yung ulo ninyo, bawas-bawasan nyo yung orasyon. Kasi, nadadaig na yung material ninyo. So, hindi naman naiiwasan yan yung pagiging initin ng ulo. Ang ginagawa niyan, i-balance niyo. Kapag halimbawa, ang mga medalyon ninyo, ito example sa inyo, mga lods, ano, mga mahilig sa anting-anting diyan. No, mahilig sa anting-anting. Hindi naman natin matatawaran kung bakit mahilig kayo sa mga anting-anting. Sino ba naman tao ang ayaw ng kaligtasan bukod sa alam naman natin na ang kaligtasan na tunay ay yung ating Amang Kaitastasan. So nagbibigay lang din tayo ng ibang kaligtasan pa sa ating katawan bukod sa ating Ama, no? Alam naman natin na ililigtas tayo ng ating Ama. Yung iba nga, dinadaan na lang sa biro. Baka kasi, kaya ako nagbibili ng anting-anting, bro. Kasi baka mamaya sa panahon na kailangan ko siya, busy siya. Sa dami ng taong nilalang. So, dinadaan na lang sa ganung biro. Ano? Kahit sa amin sa mga antingero na nagkikita-kita sa Quiapo, nagiging biroan din namin minsan yan. No? Kaya kami nag-aanting-anting kasi baka mamaya busy si Lord ng panahon na nasa kapahamakan ako, edi kung meron akong anting-anting, edi meron akong pangalawang gabay. O, so, yun, ganun lang mga biroan namin dun minsan. So, eto, sa mga tao na mahilig sa mga anting-anting, no, sinasabi natin na ang talagang kaligtasan ay ang Diyos. So, yung mga medallion o divine words na yan, ikalawang kaligtasan yan. Kasi unang-una, banal na salita at divine na salita yan. Dahil hindi naman ipagkakalob sa atin yan kung iyan ay walang kabuluhan. So, ayun, sa mga may mga tangan na anting-anting, lalo na pampulahan, pandigmaan, sa bala, sa kabal, sa tagulilom, lisbala, hindi puputukan, yung mga ganyan, yung mga matitinding anting. Kung meron kayong taglayan at mainitin ang inyong ulo, so kailangan nyo ng bumalansi. Baka mamaya ang gamit nyo ay puro pandigmaan. So, bumalansi kayo. Kailangan nyo na po gumamit ng babae. Hindi po yung baka masama yung iniisip nyo sa sinabi kong gumamit, no? Magtangan na rin kayo nung tinatawag natin na mga babaeng medalyon. Yung Maria, Bukas Palad. Kasi pambalansi po yun, mga lods. Pambalansi yun, no? Kasi ang umaawat sa lalaki kadalasan ay babae. So, kapag kaya na may taglay kayong tangan, ibig sabihin, sinusuheto niya yung lalaki na maging mainitin ang ulo dun. Yung silang dalawa lang gamit ang magsusuhetuhan. Para hindi kayo maapektuhan. Kasi yung mga gamit natin, kapag ka pandigmaan yan, mainit talaga sa katawan yan, tsaka mainit sa ulo yan. Nakita nyo yung iba sa spiritual kung maghamunan talagang, magkita tayo. Magbarilan tayo, palakasan na lang tayo ng gamit. Kung sino sa atin hindi tatablan, di ba ganyan sila maghamon? Hindi nyo sila masisisi dun. Yun yung tinatawag natin ng mga talagang may taglay ng anting-anting na pulahan. Bakit may mga taglay ang mga yan? Kaya hindi sila takot maghamunan kasi alam nila sa kanilang mga sarili na pareho silang may taglay na galing. So, magkakatalo na lang yon kung sino mas mabisa ang gamit sa kanila. Kaya, kung may nakikita kayo sa spiritual, bakit yung mga nasa spiritual nag-aaway-away? Normal na po yun. Hindi na mawawala yan sa spiritual. Ang iba naman sinasabi, ba't di na lang lahat sa spiritual magkasundo-sundo? Depende. Kapag
kaya mong sakyan yung isang tao at naiintindihan mo siya, doon ka makikisama. Pero kung sa tingin mo naman yung tao ay puro kahambugan lang yung sinasabi at wala namang katotohanan, katulad yung third eye na 12 antas, 'di ba? Sa tingin niyo si sa kung ako totoo ko sa sarili ko, sasama ako sa mga ganung tao, ano magiging epekto sa akin nun? Di magiging ganun na rin ako. Baka yung akin, nalagpasan ko pa yung nagsabi ng 12 antas yung third eye niya. Baka sa akin, nagiging number 22 antas na. Diba? So, ganun po yun kasi nakakahawa ang yabang ng tao. Kaya kung sa tingin mo, hindi ka ganung klase ng tao, di humanap ka ng mga tao na simpleng mga manggagamot lang din, simpleng nasa spiritual, yung mga tahimik lang sa kanilang sarili. So, kaya kung mapapansin nyo sa akin, no, ang karaniwan sa mga tinotropa ko, yung mga makukulit. Pansinin nyo, si Lord Snake, pagka magkakasama kami, may asaran, di ba sa live, inaasara ko nyan. Si Agimat Nambang yan, si, ano, kinukulit ko, si Heping Agimat, di ba, kinukulit-kulit ko minsan yun, chat-chat ako, kinukulit ko siya na oh, tatawa-tawa din sa akin. So, sa mga, sa mga tao na joker, kapag ka mga magkakasama, so yun yung tinitignan ko mga tao, kasi doon ako napapabilang, masiyahing tao rin kasi ako sa personal. Mahilig ako makipagkulitan, mahilig ako makipagbiruan. Pero pagdating sa mga ganitong aral, syempre seryoso tayo, wala nga naman, nagtuturo tayo ng divine words, tapos tawa tayo ng tawa, nakipag, ano, sino maniniwala sa akin nun? Ito ba yung klase ng manggagamot na nagtuturo sa atin eh? Kalokohan lang yata yung sinasabi nito. Siyempre, kailangan i-ano natin, i-formal natin ng konti. Na kapag ka medyo inaantok na yung nanonood, eh medyo, ano yun natin, kilitiin natin ng konti para mawala yung antok, diba? So yun, B-Boy Ibrahim, Commander Leon, shoutout po. Team Locks DE. Ayun, nabasa ko na naman tong mga Team Locks DE. Ng Gnostic Healer from Zamboanga City. Ito yung mga kababayan ninyo, si ano, search pala ako. Pakita ka dito, Zamboanga niya. May naghanap sa'yo. Ito, yan, si Mrs. Zamboanga. Tala, saan ka sa Zamboanga? Ayala. Ayala. Sa tabi ho ng ano, sa tabi ho ng Cubao. Ito mga lods, kita niyo yung mga pinagbabalot natin dyan. Hindi tayo nauubusan ng binabalot. Kita niyo si Mrs. Balot ng balot kahit ating gabi na. Kaya habang nagbababalot siya dyan, ako nagdadadaldal naman dito sa inyo. Lokital madam, sabi niya. Hindi ako marunong magsabakan. Ay, at sabakan, ano ba ang salita nila? Sa totoo lang, ano, mga lods, ano, sa buong Pilipinas, marami tayong lingwaheng ginagamit. Ang pinaka-favorite ko sa lahat ng lingwahe, yung Chabacano. Kasi broken Spanish sila. Naaaliw ako. Kasi isa sa mga Latin din kasi yung Spanish na yan. Kaya meron ako dating estudyante. Chabacana siya. Familiar na familiar siya sa mga binabasa yung Ayúdame, Sálvame. Naiintindihan niya yon. Kasi ganun din yung salita sa kanila sa ano. Madam, pa-Chabacano daw. Sabi ni ano, ni B-Boy. So, ayun mga lods, no, may mga nag-aaral sa amin, yung malapit sa salita ng Latin, medyo hawig sa kanilang salita. Yung mga Chabacano, tsaka mga Espanyol yan. Iba-iba kasi ang Latin, may Hebreo. Pero magkakahawid lang halos. At kagaya ng salita na Sálvame, Ayúdame, Dependame. So, yun, mga salita na naaintindihan nila. Ako, marunong din po ako mag-Espanyol, yung Espanyol na dire-direcho. Marunong po ako sa mga salita na porke. Yung mga salita ng Chabacano, naintindihan nila yung porke, di ba? Sa inyo. So, yun, dire-direcho yung salita. Walang kiling, walang kanan. Dire-direcho kaya ko magsalita ng Espanyol. Halimbawa, porke, walang pera, di pwede, casta. So, yun, mga ganong klaseng, ano, mga estilo indio ng mga Espanyol. So, hindi, wala naman kung ganun salita. Yun ay, ano ko lang, mga pulot-pulot ko lang yung sa tabi-tabi. So, yun, Rolly Gabrinaw. Shoutout sa'yo. So, yun mga lods, sa mga ngayon pa lang na open ang inyong account, ngayon pa lang kayong mga nakapanood.
i-replay nyo na lang tong video kasi may binigay akong dalawang page na orasyon doon. Baka, baka lang, malay nyo, makatulong sa inyo. Gusto nyong kopyahin, gusto nyong pulutin o matutunan. Para sa lahat po yun. Kung kayo ay kabubukas nyo pa lang o kapapasok nyo pa lang dito sa ating live, replay nyo yung video. So, maaano po, makokopya nyo yung mga orasyon. Ayun, nanonood si Mari ko. Ang maganda kong kumari, si May Benaventura. So, nanonood. Tulog na ba yung makulit na Maria? Yung inaanak kong makulit. Eric Noite, shoutout sa'yo. So, shoutout sa inyong lahat. So, yun mga lods, dahil hindi ko naman ako ganong inaantok at nagtuloy-tuloy na yung ating kuryente. So, kanina ang problema pala, baka ninanakaw na naman yung wire doon sa baba. Sabi nung may-ari, baka ninanakaw na naman daw yung wire na namin. Kaya, nagkukurap-kurap, baka may pumuputol ba. So, dito kasi uso yun. Yung patawid pa kasi ng ilog, tapos madilim na madilim doon, hindi sila nakikita pag gabi. Yung mga makukulit doon na ginawang hanap buhay yung pagnanakaw, ayun, tinitira yung mga wire dito. So, sana makuryente sila doon. Nakatungtong pa naman sila sa tubig. So, ayun, nawala na. So, kung meron kayong ibang mga katanungan nyo, tanong nyo na lang kasi nag-aano pa naman si Mrs. Eh, nagbabalot pa ng mga order. So, yun, napakaraming order natin ngayon. Tsaka, mga lods, doon sa gamit na pinakita ko, ubus na halos lahat yun. Yung ibang mga hindi ko pakakawalan eh, napakawalan natin, kakukulit ng iba. Nag-offer ba naman ng mataas na presyo yung iba eh? Natukso tayo ng konti. Na ibigay natin yung mga personal natin na gamit. So, yun, may natitira dito, isa na lang. Pang-koleksyon ko sana yun, kaya lang yung iba umihirit talaga. Sabi nila, tagal na namin hinahanap yung ano, yung ganyang klase ng medalyon. Ang tagal ko nang hinahanap yan. Ngayon ko lang nakita ulit, baka pwedeng limusan ko na. So, ayun, syempre, ayaw natin dahil nag-iipon din ho ako ng koleksyon. Iprenesyon tayo ng maganda. Ayun, natukso, nabitawan tuloy natin, maghahanap na naman tuloy ako ng kung sino yung mga tangan na ganun. Buti na lang, may mga lumalapit sa akin. Ngayon, sa mga may tangan dyan, lods, mga, halimbawa, nahihirapan na kayong tanganin yung inyong mga medalyon, ano? Basta yan ay antigo, sa tingin ninyo ay antigo talaga, at legit na antigo, kukunin ko. Pero kung makikipag-trade kayo sa akin at hindi naman antigo, yung tipong marami naman po sa Quiapo na ganyan. Bro, kabubukas ko lang ng video mo. Hindi ko inabot yung bigay mong orasyon. Mamaya, bro, pagka ano, tapos nito, mapupost naman to, i-replay mo, i-pass-forward mo na lang para doon ka na mapunta sa bago na kagad. Okay, mga lods, no, kung meron kayong orasyon sa live light, kirot talaga ng ano, ng kulani, kikirot-kirot. Para siyang kikibot-kibot na gano'n, no? Hindi maintindihan. Pag nag-iipong kasi ng nana sa ngipin, yung butas natin yan, kikirot-kirot yan. Mas mawawala lang yan pagka ano na, nakapag-ipon na. Yung ngipin mo naman ang masakit. Bro, ask ko lang, kung para saan naman kaya yung medalyon na pamaypay? Meron bang gano'n? Send mo sa akin, Lods, titignan ko kung ano yung pamaypay na sinasabi mo. Alam ko, tagupaypay. Commander Leon, ginawa ko yung 3-1 na nakita ko, nag-away kami ng mag-asawa ko kasi di niya kinaya sa utak niya kung paano magawa. Pinakamalaking pera na ginawa mo, 1 million. Ah, yung kanina. Ito nga rin nagwawala eh, nagagalit sa akin. Kaya pinutol ko yung video. Hindi, panay ang ganun sa akin. Hindi, hindi. Kasi sayang daw yung 10K. Eh ayo sa susunod. Meron akong ipapagawa sa inyo. Pag nagawa ninyo, so, halimbawa, may nakuha akong maraming mutya na naman, no? Sana tulutan tayo marami yung makuha natin para marami tayong maipamigay din. Sa akin, sa totoo ng mga lods, hindi ako madamot sa ganyan. Kita nyo naman, nung maraming omoy nakuha ko, pinamigay ko yung iba nung nakaraan. Tas, yung iba, nahihiya. Bayaran na lang namin, Commander, ipromo mo. So, kita nyo, yung isang dosena na bato omo is 500 lang na kinuha nyo sa akin. Samantalang magkano yung ano ko doon? Magkano yung bayad ko sa bako na naghukay? Ang isang oras ay malaki din. So, pagdating dito sa atin eh, pinamimigay na lang natin. Kasi ibig sabihin nun, bumalik na yung puhunan.
So, hinakot pa natin yun. Nag-arkila pa tayo ng sasakyan mula sa Batangas hanggang dito. Dinala rito. So, ibig sabihin, doble-doble yung ginastos ko dun sa paghahakot, paghuhukay, yung iba pa mga tauhan na tauhan namin dito. So, dinala ko rin doon. Siyempre, binayaran ko rin yung araw nila. May pamilya sila. May kaldero din naman yung mga yan. So, kailangan din nila ng isasaing. Alangan naman, binitbit ko rin. So, babayaran din. So, lahat yung tinotal ko. Yung tinotal ko, nung lumabas na, dun sa mga nilimusan, lumabas na yung ano. Tsaka ako nag-promo, tsaka ako nagpamigay. Kasi, kumbaga, ano na eh. Kumbaga, sobra-sobra na. Kaya, dito sa ano, sa magbaba ko ng Mindoro, abangan nyo yun. Pag ako, maraming nakuha talaga dyan na natagpuan ko yung pinakamaraming volume ng Bato Omo na itim dyan. Sawa na naman kayo sa online yan. Pang shipping na lang ang hihingiin ko sa inyo kapag ka, ano. Pero kapag ka hindi natin natagpuan, eh, dating gawi. Pero mura lang naman ang Omo natin na itim. 500 lang naman ang bigay ko sa inyo ng Omo. Mantakin nyo yung binenta kay ng taga Batangas kay ano, kay Lord Snick Banayo, yung Bato Omo na pumasa sa putukan, no? Taga Batangas yung may-ari noon, pinutukan yung Bato Omo. Pak, hindi tinablan ng bala, dumudulas yung bala ng 45 sa Bato Omo. Instant 20,000 yung ibinayad. So kita nyo, ang mahal ng Omo. Tapos sa atin, makikita nyo, 500 lang. Samantalang tatawid pa ng barko yun, sasakay pa ng barko, papunta dito sa atin. Diba? Tapos mag-ahanapin pa dun sa Mindoro. Pero mura lang. Kasi alam naman natin, kapag marami yung nakukuha natin ng mga mutya, mura lang natin binibigay. Pero pagka mga bihira, talaga may presyo yun. Kasi ang una-una, hirap hanapin. Diba? Ganun lang yun mga lods. Ayun, nanonood si Jocelyn Deo. Kamusta ka na, Jo? Namiss ka na ng buong member, ng buong tropa. Kailan ka papasyal dito? Share ko lang po, Commander. Ang dasal ng Kuram hanggang sa dulo niya ay nagbibigay ng himala. Nasadyang milagro at patunay ako doon na may... nawala na tabunan. Dapat lang gawin dahil ang Kuram na galing sa inyo ay may himalang dala. God bless. Marami naman talagang himala na ginagampanan ang Kuram. Yan yung tinatawag na siyam na misteryo. Yan po yung mga Lods, nine mystery. Yung siyam na misteryo, yan yung Kuram. Pag dinasal nyo na siyam na ulit yan, siyam na misteryo yan, ang tawag doon. Pero, iyan ay may 12 salita. Pero ang pinakalihim niyan, 13 yan mga Lods. Pagka tanungin nyo yung mga matatanda, 13 ang Kuram. Pero bakit 12 lang yung ibinibigay namin? Secret, walang clue. So, ganun talaga yun, mga Lods. Halimbawa, ako, nagtuturo. Siyempre, hindi naman lahat ituturo ko. Ituturo ko pa rin yung mga gumagana, yung mga magagamit ninyo. Kahit na may bawas yan na isa, basta gumagana yan. Hayag naman eh, tinatawag natin hayag, 12. Pero yung kalihiman yan, yung inilihim, yung ika-13, hindi namin binibigay. So, ito, meron pang isa. Yung makbut, maktak, o makbut, makrak. Dalawa, depende kasi kung anong gamit mo. Makbut, makrak, o makbut, maktak. Kasi may kalihiman, may kaliwa, hayag na mga orasyon. Yung makbut, makrak, ito yung hayag. So, yun yung ginagamit ko, yung 12 bituin sa korona ng mahal na birhen. Yung 2 bituin na yun, yun ay makbut, di ba? 6, makbut, tas makrak. So, 6 ulit, 12. May basag yun. Pero hindi ko binibigay yung basag at naririnig nyo lang na binabanggit ko yung orasyon na yun kapag may binabagsakan ako na pasyente na ginagamot ko. So, yun pa lang. Makbut, makrak, banggitin nyo 3 times sa isip. Ibuga nyo sa pasyente. Wasak ang pasyente. Pero meron doon tinatawag ang bituin ng mahal na birhen, 13 yan. Kasi nakikita nyo dito, 6, tapos 6 sa kabila. Pero yung hindi nyo nakikita yung nasa batok niyan. Tumingin kayo sa simbahan. Makikita nyo yung korona ng mahal na birhen, may pan-13, naka-cover dito. Kasi di ba pabilog yun? Yung kanyang rayos na tinatawag. Yung rayos niya rito, may makikita kang 12. Dito, sa harap. Pero pag tinignan mo sa likod, may pang-13 yun. Yung pang-13, yun ang hindi ko binabanggit. Kung nabanggit ko man yung narinig ninyo, makbut makrak,
So, 12 lang yun. Pero gumagana yun. Kahit hindi ko gamitin yung 13 kasi yun yung hayag. Pero mas may malakas doon, mas malakas ang impact, doble. Kapag yun ang binuga ko sa pasyente, so kapag binanggit ko yung 13, yung pinaka-tinatawag niyang 13 basag o 13 bituin, ay talagang wasak. So yun po yun, may mga lihim din kami na hindi namin tinuturo din. Kasi sa master ng mga karate, ganun din naman, di ba? Hindi nila tinuturo lahat yan sa kanilang mga estudyante. E paano kung nilabanan sila niyan, edi ka, kumpantay lang sila niyan. O di ba? Nabira na sila nung kanilang estudyante. Kaya sa amin po, play safe sa sarili din namin. Yung mga sa tingin namin na mas lalakas pa sa amin yung tao, pagka inaway tayo niyan, lumaki yung ulo, binalikan tayo. Diba? Paano naman kami? So, ganun po yun. Yung pinapaliwanag niya na kuram, may dalawang uri ng gamit yan. Ang dating gumagamit ng kuram, PBMA, yung huli ay diba, yung kuram iyo miniseminawang bilorim kasara mo imdesa maratong maksyum o kuram bekream yung huli. So sa akin kasi pag gumamit ako niya 13 yung ginagamit ko, isa na yung bekream. So iduduktong ko pa yung 13. Ngayon yun yung hayag sa atin, yung bekream. Sa mga pulahan ang ginagamit nila ay bekream. Hindi po Bikram, kundi Bikrim. Kapag kapula ang gamit, yun ang ibubuga nila. So, yan sa isa sa mga sekreto. Pero, 12 pa rin. Pinalitan lang nila ng Bikrim, yung Bikram. 12 pa rin. Ang pinakasekreto po niyan yung 13. Yun po. Pero, kahit 12 yan, gumagana yan. Yan, mga lods, no, yung mga lihim na karunungan. Tandaan ninyo, nasa kapaliwanagan niya ng isang tao na nagsishare sa inyo. Doon yung makikita, yung may mga talagang karunungan. Pero kung naririnig nyo na ang pinapaliwanag sa iyo ng kanilang third ay 12 antas, Diyos ko po, wala pa akong nakikita ganun. Kaya tandaan ninyo, mahuhuli nyo rin sa salita kung ang tao ay may karunungan o wala. Kaya kung kayo ay nag-aaral sa spiritual, piliin ninyo. Marami ng mga nangaligaw nung nakaraan, yung mga nanggaling doon kay OC, naglilipata na dito sa akin yung iba. No, sabi nila, nang kuha daw sila ng orasyon doon, kopya sila ng kopya, hindi naman tapala daw totoo. Saan ka ba naman na nakakita ng orasyon na tay-tay-tay-tay-tay-tay? Lay-lay-lay-lay-lay-lay-lay. May ganun ba? So, sa totoo lang yung sinasabi ko sa inyo, walang ganun. Hanapin nyo man yung buong libro ko rito. Kung pupunta kayo rito, hanapin yung orasyon. Ang daming libro dito, tambak. Hanapin nyo yung orasyon na tay-tay-tay-tay-tay po at lay-lay-lay-lay-lay po. Pag may nakita kayo dito, pwede nyo isampal sa mukha ko yung libro. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung anong klaseng orasyon yung aklat, yung pinag-aralan niya ni OC. Bakit naging ganun yung pagtuturo niyan? So yun sa mga gustong mag-aral sa spiritual, pwede po kayo sa akin mag-PM, tapos magsabi kayo sa GC. I-a-add ko kayo sa GC. Yan mga lords, dahil naghahalungkat na yung isa dun, nantok na yata. Di pa. So, ayun, napahaba yung ating daldalan. At nakakaramdam na po ako ng lamig. Lamig dito sa amin. Antipolo, mataas na lugar po ito. So, pahinga na po tayo. At hanggang sa muli ay marami daw po yung pasyente na nagreklamo doon at ang ginagawa ay block niya daw sila. Naku, patay tayo dyan. Baka mga nagsipagbayad pa yan, mga yan. Mag-PM lang yung mga gusto sumali doon sa GC. Ngayon, kung masyadong malayo yung lugar ninyo, baka hindi po kayo makapasok. Kasi, unang-una, kapag nagpapatawag po ako ng meeting sa mga member, tinuturoan ko ng aktwal. Yung iba naman, sabi nila, sige, pupunta ako kahit gano'ng kalayo. Ngayon, masusubukan natin yan sa mahal na araw. Kung talagang dadalo itong mga to. Ngayon, kapag ka hindi dumalo, edi bye-bye. Kasi unang-una, kinausap ko na sila. Kung talagang pupunta sila, edi okay lang po, pinuno. Mataba na. Punta po ako dyan, pinuno. Wag lang po. Sana kayo matakot sa akin. Alam po't ako matatakot sa'yo. Regards po sa lahat.
ba't ako matatakot sa iyo, Joe? Eh, ikaw ba naman? Eh, yan si Joe, mga lods. Member namin yun sa Hunter na naglaylo muna, inasikaso muna yung kanilang problema sa pamilya. Bagamat ganun pa man, kahit na tayo nag-aaral sa spiritual o manggagamot man kayo, nagkakaroon pa rin tayo ng mga problema. Kaya huwag kayong magtaka pagdating doon. Huwag yung isipin hindi kayo mahal ni Lord. Lahat ng tao ay nagkakaroon ng problema. So kung gusto nyong sumali sa GC, sa mga pagtuturo at pag-aaral, hindi pa naman kami nag-start kasi iniipon pa namin. So PM kayo sa akin. PM nyo tong account na to. Mamaya. Kung hindi ko man mabasa mamaya at ako'y sinaniban. Paggabi po kasi sinasaniban ako ng antok. Okay, sige bro. Kung magpapamember ka, PM mo ako. Kagabi pinagpi-PM kita eh. Babasahan kita. Hindi ko naman nakita yung PM mo sa akin. So sa bagay, kung personal mo yung problema mo, hindi na bagay na pakailaman at para pag-usapan. Kung hindi naman bagay na pag-usapan din. So, ayun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. At tayo'y babay-babay na muna, mga lods. Tayo'y magpapahinga na rin kasi ang ating katawang laman, kahit na tayo ay full charge sa spiritual, ay napapagod at inaantok din naman. So, ayun. Hanggang sa muli, kita-kita-kits ulit tayo kung may panahon tayo bukas. Monday, baka pagod ako bukas, may mga pupuntahan kami. Free po pumunta sa inyo kahit anong oras. Depende, Lods, eh. Kasi kuminsan wala kami. Katulad bukas may lakad kami. Chat muna kayo sa akin kung nandito ako. Kung hindi kayo magpapagamot, gusto nyo tumambay lang dito. Di tumambay kayo, wala namang problema eh. Gusto nyo dito na kayo tumira. Hindi kasi dito yung area dito kung makikita ninyo. Bagay na pinagmamalaki din namin. Kasi sa loob ng grupo, itong buong area ko, itong buong lugar ko. May charts, may bahay, may mga tulugan. No, tubig, kuryente, wifi, gamit nila lahat. So, ganun dito sa lugar namin. Pati nga pagkain eh. Minsan nag-aambag-ambagan din kami. So, ayun, kung ano yung mapaghahatian, mapagkakasaluhan. So, walang problema sa amin yun. May mga member din ako na dito tumitira. Hindi pa nga hindi lang bumabalik pa. Nandun sa Cavite pa yung mag-anak. So, minsan, magkakaproblema sa pamilya, dito tatakbo. So, kung gusto nyo pumunta rito, Nuts, Makabrinkles. Oo, Lods, libre yung pagkain, bukod lang sa'yo. Hindi, joke lang. Joke lang, ano. Sinto? Nuts. Joke lang. Kung ano yung meron dito, di yun, yung pagsasaluhan natin. Walang problema yun. Yung pagkain kasi hindi yan pinagdadamot. So, yung iba mga pumunta rito, minsan, galing abroad, ang dami mga pasalubong na dinadala rito. Yung iba, dadala ng mga sako-sakong bigas. Yun, nagagamit ng mga member na mga pumupunta rito. Yung iba, minsan, pasyente, pag inabot ng gamutan dito, pinapakain talaga namin. Kahit tanongin nyo yung mga pasyente, dito pa kumakain. Pero hindi big sabihin nun, makapal mukha nila. Hindi po ganun yun, mga loots. Dito sila inabot ng gutom, kaya normal, napakainin namin. At kita nyo naman, hindi naman kami talaga naniningil. Minsan, pag yung inabot pa talaga dito ng malas-malas yung pasyente, wala talaga silang pera, papunta lang dito. Manghihiram pa ng pamasahe sa amin. Kami pa nagbibigay ng pamasahe nila. Ganun talaga, kasi nasa paglilingkod tayo. So, walang problema dun. At dun naman sa mga manggagamot na nakikita ninyo na naniningil, huwag nyo silang usigin. Diskarte nila yan kung bakit sila naniningil. Kasi hindi naman yun, hindi natin saklaw yun kung ano yung diskarte nila. Kasi unang-una, pare-pareho tayo may kaldero. Kailangan din nila mabuhay, kailangan din nila kumain. May mga pangangailangan din sila. Wag lang yun sa mga, kung maningil ay 50 mil na, hindi na totoo yun. Na kayo maniwala dun, mga manggagamot naniningil, 50 mil kada gamutan, kalukuhan na yun. Eh, hindi ka pa nahahawakan, 50 mil na kagad yung, ano, may kilala pa nga ako eh. Kada isang kandila, 30 mil eh. Eh, ang hinihinging kandila daw, 80 sa isang ritual. Matakin nyo yung ritual na yun. Diyos ko po, kung ginagawa ko yun, napakayaman ko na siguro ngayon. Mayaman pa ako kay Lord Snick kung ginagawa ko yun. No? Eh, kita nyo si Lord Snick. Talagang alam naman natin, simula't simula pa lang, naniningil na yan. At may choice kayo. Kasi bago kayo gamutin yan, tumatawag pa lang kayo sa cellphone,
sasabihin na agad sa inyo, may bayad sa kanila. So, ibig sabihin, may choice kayo na umatras. Pero yung ibang mga manggagamot, mananakot pa. Ibang mga manggagamot, atakutin kayo. Eh, kailangan kang ritualan, kailangan putulin yung sumpa. Iisahin kayo, papatayin kayong lahat. So, siyempre matatakot kayo. Paano po yung gagawin namin? Ganito, kailangan ko kayong tirika ng espesyal na kandila. Putik, pag nakita ko yung ritual, espesyal na kandila. Ano ba yung kandila na ano? Sperma? Sperma lang yung ginagamit. 80, ano na yun? Gusto po. 30 mil na isang piraso. Nakakatakot. Pag ganun ang gamutan, aba, yayaman talaga ang lahat ng manggagamot. Isipin nyo, isang kandila lang. May kilala akong ganyan. Taga ano? Ha? Oh, dating estudyante ko na gigil na gigil talaga ako dun. Kababaeng tao, nagagawa niya sa ano yan. Wala naman ako tinuro sa kanya na maningil. Pero nagulat ako dun. Matanda na yon. Taga Boracay, di ko nagbabanggitin yung pangalan. Taga Boracay, talagang gigil na gigil ako dun sa tao na yan. Isipin nyo, tinuruan ko yun. Ang alam lang nun, manghihilot. Manghihilot. Ah, massage lang siya, nagmamassage siya sa Boracay. Nakuha niya yung loob ko kasi pagdating dito sa Maynila, pumupunta pa siya rito para lang mag-aral. Gusto niya mag-aral lang. Pangatlong balik niya dito, naawa ako. Naku, kawawa naman to, pabalik-balik. Di binigyan ko ng libro. Nung natuto, aba, nakakapagpasampa na. Nakakapag-ritual na. No? Tapos, tinuturuan ko pa sa GC. Aba, hindi na bumalik. Magmula lang binigyan ko ng libro. Tapos, umalis na sa GC. No? Umalis na sa GC. May problema daw siya. Pag alis niya, di... Ayun, pagka may mga pasyente, binibigay ko sa kanya yung mga pasyente, yung mga malalapit sa kanila, Aklan, Samar, malapit lang sa Boracay yan eh. Aba, ang kwento pa sa pasyente, no? Kaya ako daw binibigay yung mga pasyente sa kanya dahil hindi ko daw kaya. Hindi ko daw kaya gamutin. Kita nyo yan. Yung mga kalokohan nyo, mga yan. Kaya sa akin, no, sa mga papasok sa akin, kung bakit mapili na kami sa mga magiging estudyante namin. Kumisan, yung mga naging estudyante ko, yun pa yung mga nagiging kaaway ko. Bakit? Kasi naglakihan yung mga ulo at akala na naman nila, maliligtas sila ng mga natutunan nila. Yun lang ang bagay na sinasabi ko sa inyo. Ako, nagtuturo ako para dumami yung mga manggagamot na nakakatulong, hindi nakakaperwisyo. Kita nyo, isang tinuruan ko na yun, kababaeng tao. Tapos ako din ang nagrekomenda doon sa... Hindi, sa ano? Saan ba yun? Sa TV? Corina ba yun? Corina. Rated K. Nirekomenda ko yun para makilala doon. So sabi ko, sige, ikaw na lang ang sumampa dyan. Ayokong sumampa. Ayoko nang mapublish ulit. Kasi nung after ng KMJS, maraming mga channel yung kumukuha sa akin na ipapalabas tayo. So sabi ko, sige, bilang tulong ko sa'yo, ikaw na lang ang sumampa dyan. Umakyat ka dyan. So ang hinahanap kasi nila, yung may aswang-aswang daw na ano, hindi ko kayang magsinungaling. Totoo lang mga lods. Hindi ko kayang magsinungaling pagdating sa ganyan sa social media. Gagawin tayong katawa-tawa. So, ayun. Siya yung gumanap. Yun, nakilala. Nung nakilala na, aba, ang kwento niya nung ini-interview, maliit pa lang siya na bata, manggagamot na. Tapos ang taglay niyang karunungan, nakuha niya dun sa buhangin daw, sa buhangin. Dun daw niya nakuha yung kanyang kapangyarihan, isang gabing umuulan na may tumawag daw sa kanya na diwata o lecheng, ano naman yan sinasabi niya, kung ano man yun. Tinawag daw siya, binigyan daw siya ng kapangyarihan. Kita niyo yung kasinungalingan ng tao na yun. Kahit hindi na dinala yung pangalan ko na tinuruan ako ni Commander Leon, wala naman problema sa akin yun, pero yung lulukohin mo yung tao, bukod dun, tignan niyo, sabi ko nga sa kanya, isa lang ang pinapangako ko sa'yo. No, sabi ko sa kanya, kung paano kita tinulungan na makilala, ako rin mismo magpapabagsak sa pangalan mo. Kahit kita niyo ngayon, wala na kayong nakikita na Boracay healer. Diba? Dati meron kayo nakikita, healer ng Boracay, yung pangalan niya, eh ngayon nawala. Eh talagang, sabi ko sa inyo, talagang niritual lang ko yan para bumagsak yung pamumuhay at maganda leche-leche siya. Dahil ang dami siyang sinalbahin tao, sa totoo lang. Sipin ninyo, 30 mil, isang kandila. Eh kung sa pamilya ninyo, nanay, tatay, may tatlo kang anak, ilang kandila yon? Lima. 3, 6, 9, 12, 15. So, ibig sabihin, 150,000 sa isang ritual mo lang. Yun yung sinasabi natin mga lods kung bakit ako nangingilag na rin magturo sa spiritual.
Kasi unang-una inaabuso nila. Hindi tama na ganun. Pasyente ko yun eh. Oo, yun. Pasyente ni Mrs. yun. Yung inano mo sa kanya. So yun, binigyan ng pasyente ni Mrs. Tapos yung pasyente, siningil niya ng 30 mil isang kandila. Sipin nyo. Siya kasi yung malapit doon, kaya namin binibigay sa kanya. Kumbaga, tulong na sa kanya para makilala siya. No? Sabi ko sa kanya, sige, mamayagpag ka. Basta doon lang tayo sa tama. Huwag kang maningil. Ayaan mong ano. Aba, hindi nga naniningil. Nagbebenta ng kandila, 30 mil. Sus Marie Josep. Diba, mga lods? Yung kaya ako, kung minsan mapapansin ninyo, hindi ko pinapansin yung ibang mga gustong mag-aral sa akin. Hindi ko naman nila lahat. So, ini-screening namin ng maayos. At tinuturuan ko ng maayos, dinidisiplina ko talaga na huwag nilang gamitin yung karunungan nila sa ano. Kasi yun yung sinumpaan ko eh. Sinumpaan ko, hindi ako maniningil, hindi ako magpapabayad sa gamutan ko. Sumpa ko sa aking sarili yun at pangako ko sa ama ko yun. Sa ama na kaitas-taasan, sa Diyos natin lahat. Yun yung pangako at sumpa ko sa kanya na hindi ko gagawin yun. Kaya kung ano man yung pinangako ko sa kanya, hiniling ko sa kanya na turuan mo po ako, Ama, na matulungan itong mga tao na to na gusto rin nilang matuto sa gamutan. Kung ano meron sa akin ngayon ay nawa ay maging ganun din sila, makatulong din sila, na dumami ang manggagamot sa Pilipinas. No? Kasi dumadami ng dumadami ang mangkukulam, edi magturo ka naman, magturo para dumami ng dumami ang manggagamot. Kasi ang katawan natin kumukupas, lumilipas, tatanda din ako at mamamatay din ako. E paano pagka namatay ako at sinolo ko lang yung karunungan na bagay na maibabahagi mo at may tuturo mo pa sa iba na magagamit naman nila ng wasto at tama, e di ibig sabihin nakatulong ka pa. Habang tumutulong sila, daladala yung pangalan mo na ito yung layunin namin sa loob ng grupo. So yun po kasi yung layunin namin, kaya ako minsan natatakot na akong magturo sa iba. No? Natatakot na akong magturo kasi unang-una, hindi lang isa ang umabuso. Napakarami na sa mga manggagamot na tinuruan ko. Ito, hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Hindi ako nagbibiro. Isa sa pinaka, hindi magagalit tong tao na to kahit banggitin ko yung pangalan niya. Ang kaibahan lang, ito, bago mapunta sa akin tong manggagamot na to, may kaalaman na. Marunong na siya manggamot. Kumbaga, marunong magbaklas. Hindi ko lang alam ha, kung marunong na magpasampa. Marunong na siya magbaklas. Basta marami na siyang alam. Pag pumasok pa sa akin sa hunter, tinanong ko, di ba manggagamot ka? Oh, ganito, ganyan. Nagpaliwanag sa akin. Oh, eh bakit nandito ka pa? Ang dami mo nang alam. Eh may mga bagay na hindi ko alam na alam mo eh. Oh, kita nyo, sinabi niya yung totoo. Eh di tinuruan ko. Ngayon, tinuruan ko, after nun, sabi niya sa akin, kailangan na daw niya mag-focus sa gamutan. Magpapaalam na ako sa iyo, Commander. Nagpaalam na maayos. Paglabas, kung naririnig niyo yung pangalang Midnight Moya ngayon, dati kong estudyante yan. Kung naririnig niyo yung Nomar Anabo ng Espiritu Medica, dati kong estudyante yan. Pero niminsan hindi ko nakakitaan ng mga yabang sa katawan. Yun lang isang bagay na may pagmamalaki ko sa inyo. Marami yan sila, hindi lang yan mga yan. Hindi ko nababanggitin isa-isa. Yung iba, simple lang yung pangalan, hindi matunog, pero patuloy na nanggagamot. At ginagawa nila yung alam nilang tama at hindi sila makakalabag doon sa pangako namin sa Ama. So, yun yung mga bagay na ano, kuminsan, proud ako. Proud ako na naging produkto ko sila. No? Ang masakit lang doon, kung marami man tong mga manggagamot na nasa tama pa rin. Hindi pa rin. Kahit si Moya, alam niyo yan. Si Midnight Moya. Si Alvin Moya, no? Kilala niyo naman ang manggagamot yan. Kahit iyan, ay kilalang kilala na sa ngayon. Tignan niyo yung buong pagkatao niyan. Walang kayabang-yabang, walang kaangas-angas, walang hibang na mga kwento. Si Nomar Anabo, no? Isang combat healer na ngayon na talagang masasabi mo naman na talagang ang daming napapagaling na daming nagagamot pero wala rin kayabang-yabang sa katawan. Kung ano siya nag-aral sa akin, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Yung kanyang ugali. So, ang nakakalungkot, kung marami man tayong naturuan na nasa spiritual, ang masama pa nito, yung mga nang abuso sa kanilang mga karunungan na natutunan sa atin pagdating sa gamutan, yung pa yung mga mahihabang, ang lalaki maningil, tapos ang yayabang pa magkwento na, kung magkwento, akala mo hindi nagsimula.
akala mo'y walang nagturo. Yung iba, yung isa pa nga na naging miyembro ko, eh, pag nagkwekwento daw sa pasyente, ang kanyang karunungan daw ay nanggaling sa Diyos Ama. Samantalang nung nag-aaral sa akin, isang notebook, walang bit-bit. Walang dala. No? Ni isang special sa spiritual, wala akong nakita sa kanyang talento nung pumasok sa akin. Tanungin mo nga kung ikaw ba ay nagdedebosyon? Chico, ang sagot pa sa akin ay, ano ba yung debosyon? Pero ngayon, medyo nakikilala na. Medyo pa lang, ha? Pero kung maningil, lintik naman ang taas ng singil niya sa pasyente. Sabi ko, darating ang panahon, babawian kayo sa mga pinaggagawa ninyo. So, ayun, medyo, kaya, pasensya kayo kung hindi lahat sa inyo natatanggap. Pinipili din kasi namin. So, ibig sabihin, dahil hindi kayo napili, ibig sabihin, eh, ganun na rin kayo. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin natin, yung iba, kaya hindi napipili malayong lugar. Yung iba naman, may kadahilanan na pag tinanong ko, eh, ikaw ba, kapag pumasok ka sa spiritual, eh, kapag isinubo, parang kanin yan, kapag isinubo mo, kailangan lulukin mo, kahit na mapasok ka, hindi yung pag napasok ka, iluluwa mo na. Yung sinasabi natin na gano'n, no, na kapag napasok, halimbawa, nasa spiritual ka, maalab yung mga yan, pag dumating dito, nagmamano pa nga eh. Diyos ko po, sabi ko, dadami yung puti sa bumbunan ko. Yung iba, matatanda pa sa akin. Pagdating dito, magmamano. Sabi ko, hindi. Ba't kayo magmamano sa akin? So, sinasabihan ko sila, kung paano nyo ako nakikita, bilang tao, bilang kayo, ganun din ako. So, advance lang ako ng inaral sa inyo. Kaya, ako yung gabay ninyo ngayon sa spiritual. Ako yung nagtuturo sa inyo. Pero kung dumating, baliktarin na natin yung sitwasyon, kayong mas matanda sa akin, mas maraming aral, eh, ako naman yung yuyuko sa inyo at hihingi ng tulong ng karunungan sa inyo. So, ganun na sinabi ko sa kanila, baliktad lang yung sitwasyon, bata lang yung edad ko sa inyo, pero kayo mas matanda sa akin, mas marami lang akong alam pagdating sa espiritual. So, doon ko kayo gagabayan, dahil yun ang inyong kailangan. So, yun pinapaliwanag ko sa kanila, madalas. Kaya dito, pagka pupunta kayo, papasyal kayo dito, gusto nyo tumambay, no? Wala kayong ginagawa, pwede kayo tumambay dito, pwede tayong magkwentuhan. Yung normal na galawan ko na makikita nyo dito na ako talaga sa totoo lang mabiro. Wag lang may toyo kung minsan yung halimbawa, kagigising ko lang tapos iba yung mood ng gabay ko. Halimbawa, yung gabay ko masungit. Hindi ako ganong nagkikibo, bihira akong magngingiti. So pakikinggan lang kita pag nagkikwento ka, seryoso ako, ganun. Pero hindi ibig sabihin galit o ibig sabihin na istorbo, hindi po ganun. Depende lang sa mood ko o sa gabay ko na kasakasama ko sa araw na yun. So ganun lang po yun. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung ilan ang gabay ko, hindi ko nasasabihin sa inyo kung ilan. Kasi, kumbaga personal ko na yun. Pero kung may third eye kayo, makikita nyo kung ilan talaga. Pero hindi po ako katulad ng nagkwekwento dyan na ang gabay daw niya ay 200, ano? Hindi po ganun. Diyos ko. May, siguro kilala nyo yan, yung mga nanonood sa spiritual, siguro kilala nyo yan. Pinost pa niya eh, gabay daw niya, 200. Babae yun. Tapos meron pa akong member, gumawa ng GC. No, umalis sa akin, gumawa ng GC. Tapos ang mga sinusulot niya, yung mga member ko, pinapasok niya sa GC niya. Nung nagpasok ka na sa GC niya, aba, nagsumbong sa akin yung mga member ko na, nandun pa rin sa GC ko, tapos nandun sa GC niya, nagsusumbong sa akin. Yung ibang mga anong kasamahan ko, binibentahan ng gabay. Paano ang binibentahan ng gabay? E send na lang daw sa GCash. Kita nyo yan mga lords, no? Diba? Sinong hindi madadala magturo sa spiritual? Magdagdag ng membro. Kung yung mga nagiging tinuturuan mo ay nagiging lapastangan sa kanilang sarili, sinong hindi madadala? Kaya, huwag kayong ma-open kung pinipili man namin yung mga papasok sa amin. Kasi, na totoo lang, since 2015, nagtuturo na ako sa mga gustong magsimula sa spiritual. Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin sa mga nagsisimula sa spiritual. Kasi walang wakas yan eh. Yung iba pag natuto, aalis. Yung iba nananatili. Yung iba naman, lalaki yung ulo at feeling na nila mga superpowers na. Pero pag may problema, sa'yo pa rin ang takbo. So, bagay na total. Ex-member mo yan, wala kang magagawa kundi tulungan.
Kapag na biraya ng malakas-lakas na kalaban, sa'yo din ang takbo niyan. Wala ka rin magagawa dahil naging estudyante man. Dito, tulungan mo pa rin, gamutin mo. Ganun talaga. So, ayun talaga, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Alam ng ibang mga member ko yan kung sino yung tinutukoy ko yan. Isipin nyo, tinanggal ko sa GC kasi kung ano, kabulastugan ng mga pinaggagawa. Tinanggal ko kung ano nang pinagsasabi. No? Tapos nabalitaan ko, nagtayo ng GC. Tapos sinusulot yung mga member ko. Hindi niya alam yung mga member ko na mga bago. Alam na wala naman matututunan sa kanya. So, siya daw ay babaylan. Ngayon, kaya daw niyang magbigay ng gabay sa ibang tao. Bibigyan daw niya ng gabay. Yes, siyempre, sino ba naman taong ayaw ng gabay? Sabi niya eh, sige, bibigyan kita ng gabay. No? Mag-send ka sa GCAS ko ng ano, ng mga pangalay, mga prutas-prutas. Kailangan kong pambili ng mansanas. Ngayon, tinanong na nila, magkano yung pambili ng mga prutas? 1,000 daw. Ito namang mga ano, nagoyo, nagbigay sa GCAS ng 1,000. Tapos nung tinatanong na yung mga ano, sige mamaya, mararamdaman mo, nandyan na yung gabay sa bahay. Nung sinumbong sa akin, di tawa ako ng tawa, eh kasalanan nyo yan, nandito na kayo sa tamang aral eh. Alam nyo na nagsisimula lang yan sa spiritual at tinanggal natin, nagpabuyok naman kayo na lumipat yan, eh kasalanan nyo yan, hindi ko kasalanan yan. So ayun, galit na galit tong mga nabentahan daw ng gabay. May mga pangalan pa. Naalala ko yung isang pangalan na binenta daw na gabay, si Garudo. Nung inisip ko, Garudo, parang ano to ha, Flame of Reka. Yung pangalan ng dragon dun sa Flame of Reka. Siguro nanonood ang Dragon Ball yun. Kung napapanood man ako nitong tao na to, nahihiya siguro to sa sarili niya. So, ayun mga lods, no? Dahil lumaba-aba na naman yung ating ano, usapan. Yun, lagi ko lang sinasabi sa inyo, magpakumbaba lang kayo sa spiritual. Mas lalong tatatag at tataas ang inyong karunungan. Dahil mismong ama ang magtuturo sa inyo yung mga bagay na hindi hayag ay mahayag sa inyo. So, hindi ang sa akin ay gabay lamang sa inyo, sa mga nag-aaral sa akin, sa mga follower natin na nag-aaral sa spiritual, ano, yung mga humihingi-hingi sa atin ng orasyon. Gumagabay lang ako sa inyo, pero ang tunay na katuruan nasa Ama at ang tunay na kasagutan. Tandaan natin, anuman lalim ng lihim na karunungan, anumang mga bagay na wala sa inyo pagdating sa lihim na karunungan, kapag nagpakumbaba kayo, itataas kayo ng Ama. At yung mga bagay na hindi nyo masasagot ng Ama yan. Hindi lahat ng mga katanungan ninyo kaya kong sagutin. Kasi tao pa rin ako. Advance lang ako sa inyo sa spiritual, mas mahabang panahon, mas bata akong nag-aral sa inyo. Kaya, mas bata rin akong natuto. Pero hindi ibig sabihin, lahat yun alam ko na. So, ang tunay na kaalaman, nasa Ama. Ipanalangin nyo yan, hilingin ninyo, kahit na sa ano, kahit na sa mga hawak ninyong lihim na karunungan, ang mga libro, pag meron kayong hindi maintindihan, binigay ko na, pinagkaloob ko na sa inyo yung panalangin ng banal na espiritu. Banggitin nyo lang yung orasyon nun, tapos magpamiling kayo na gabayan mo kung maunawaan ang lihim ng lalim ng mga orasyon na itong aking inaaral, ibibigay sa inyo yan. Maniwala kayo sa akin. Ako ganyan din. Pasalamat nga kayo. Sa ngayon, uso na yung ganito na ng live, nagtuturo sa inyo. Uso na yung ganito. Nung kapanahonan ko, nung ako ay teenager pa, nagsisilbi ako sa manggagamot sa aking maestra. Para yung mga bagay na hindi ko alam, ipaliwanag niya sa akin. So, naging gabay ko rin. Ayaw din nun ng tinatawag na ano, tinatawag ko siyang master o ano. Doon ako, kung ano man yung nakikita niyong pagkatao ko sa spiritual ngayon, ganun ako hinubog dahil ganun ang ugali ng aking maestra. So, kapag hambog ang nagtuturo sa inyo, magiging hambog din kayo. Kasi na-a-adapt yan. Na-a-adapt. Tandaan ninyo yan. Na-a-adapt yan. Kapag ka medyo astig-astig yung nagtuturo sa inyo, magiging astigin din kayo. Pero kapag ka ang nagtuturo sa inyo ay simple-simple lang din at lagi kayong pinagsasabihan. So, kita nyo, hindi man ko kayo kaano-ano, hindi ko naman kayo member, pero lagi ko yung pinapaalalahanan. Kasi ganyan yung maestra ko. Yun ang nakalakihan ko sa kanya, na pagpapalaki niya sa akin sa spiritual. Kaya, ang daming nagsasabi sa akin, ako, simple lang sa spiritual, ganyan-ganyan. Yung maestra ko, simple lang yun. Kung kilala ninyo, yung Nanay Herminia,
ng Banahaw. So yan po yung aking maestra. Wala na po siya ngayon, na nakaraang taon pa na ano, na umakyat. Kumbaga wala na. Yumaon na po siya. So yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga lords, no, sa lahat ng mga nag-aaral sa spiritual. Ingat kayo palagi, at nawa ay malaman ninyo yung lahat ng mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Kung may mga bagay na kaya kong sagutin, kaya kong ipaliwanag sa inyo, itanong nyo lang sa akin, mag-PM kayo. Pero ayoko ng mga aura-aura, yung mga mahilig magpapa-aura. Yung iba, nakakapulot lang ng mga bato sa ilog, papa-auraan sa akin. Napulot sa gilid ng kalsada. Meron daw siyang mutya. Tinignan ko, graba. So, anong mga lods? Doon lang tayo pag sinabi mutya. Pag sinabi mutya, mutya dapat. Hindi yung mga bato-bato na sa naaurahan ko, may kapangyarihan ganyan, sasabihin nung ano, nakapulot. May aura to eh. May gabay to eh. So, hindi ganun. Hindi ganun ang mutya. Ang mutya, may mga hugis at may mga itsura yan. Pag sinabi mo mutya, may hugis, may itsura. No? Hindi yung nakakita ka ng bato. Pero kung sa tingin mo naman yung bato, may bisa, may naninirahan, pwede mo naman pulutin. Pero wag lang naman yung graba. Diyos ko naman. Ano minsan, kaya hindi ko pinapansin yung mga nag-PPM sa akin, nakita ko yung bato. Wala man lang kahugis-hugis, parang nabiyak na bato lang eh. Mutya daw. So, yun, sa pakiramdam nila, hinayaan ko na lang. Hindi na lang ako nagko-comment. Hindi na ako nagre-reply sa mga tanong nila. Nilalampasan ko na lang, ini-scroll ko na lang. Kasi baka mamaya, masaktan pa yung kalooban nila. Kaya, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, yung totoong mutya naman ipakita ninyo kung paaurahan nyo sa akin. Hindi yung mga bato-bato ko sa inyo lang napulot. Tapos sasabihin ninyo, mutya. No, hindi ganun. Ang mutya may hugis, may itsura, may forma, yung mga ganun. So, yun yung mutya. Pag sinabi mong mutya ng langka, talagang ang itsura niyan ay mutya ng langka. Ayun, nanonood si Midnight Moya ngayon. Yan yung binabanggit ko sa inyo na isang spiritual healer, no, na manggagamot din, na sinasabi ko sa inyo, no, na dati na nasa atin din. Pero tandaan niyo yung mga tao na yan, sila Midnight Moya, sila Nomar Anabo, kung sino pa, hindi ko nababanggitin yung iba. Iyan yung mga walang pagbabago sa sarili. Kaya sinasabi ko sa inyo, ini-example ko sa inyo yung mga ganyang klase ng mga manggagamot sa mga nag-aaral sa spiritual. Yan yung tularan ninyo, yung walang pagbabago. Kasi ang iba, nakabasa lang ng igusum, master na. Yun, kaya kita nyo, pagka lumagpak yung kanilang taas ng lipad, balugbog ang inabot sa kanilang pagbagsak. So, yun. Kapag ka sinasabi ko sa inyo na nanatili kayong simple lang sa inyong sarili, sa spiritual, hindi kayo maligalig, mas tumataas, mas gumagaling kayo, mas magiging eksperyensado, yan po ang tunay na pag-spiritual. Hindi yung sasabihin mo, magaling ka, may ganyan ka, may ganito. So, yun. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Mas marami sa nag-spiritual ang simple lang sa kanilang sarili, ngunit totoo sa kanilang sarili. So marami yan. Kapag ka ang isang tao, nakikita ninyo sa spiritual na lagi niyang sinasabi na magaling siya, hayaan nyo na, palakpakan nyo na lang sila. No. Si Lexmi Sansuri, opo, mabait po si Midnight Healer Alvin. Yung mga yan talagang hindi lang basa. Kumbaga, kabisado ko na rin ang mga pag-uugali niyan. Kasi nanggaling nga rin sa GC ko yan, mga yan. So, kaya alam ko ang mga pag-uugali niyan. Yung sinasabi mong mabait, totoong mabait naman talaga yung mga yan. Pero yung mga bait niyang mga yan ay may kondisyon din. Depende rin sa tao din siguro na kausap nila. May mga toyo din minsan yung mga yan. Kung may toyo din yung kausap nila. Kasi lahat naman tayo, meron tayong tinatawag na kakaiba sa sarili natin. Kaya, isa lang ang pinaniniwalaan kong mabait. Ayun, nanonood din sa atin si Kram, the Divine Healer. So, yan, isa sa mga manggagamot, naglabasa na sila. Sila, Kram, the Divine Healer. So, yun lang ang sinasabi natin sa inyo, mga lords, no? Lagi, sa spiritual, hindi natin kailangan itaas ang ating sarili. Hayaan natin na yung ibang tao ang magsabi, kagaya niyan, sa sinasabi ni Lexmi, no? So, hayaan natin yung ibang tao, hindi yung lagi natin sinasabi. Ang katulad ng pinaliwanag ko sa inyo kanina, may mga manggagamot na ang antas ng kanilang third eye ay 12 antas, no? Lakas, hindi, yung mga antas ng ano nila,
ng mga third eye nila, 12. Samantalang nung binasa ko sa aklat ng Third Eye Awakening, ikapitong antas lang yung pinakamataas doon. Pero sa ibang mga manggagamot, 12 yung antas ng kanilang third eye. No? So, ganun sila katitindi. Nag-angat ng kanilang sarili. At ingatan natin na mapatulad tayo sa mga ganung klase ng tao. Dahil unang-una, kapag ka naging ganun kayo, imbis na pasikat yung pangalan nyo, nakikilala kayo, baliktad. Kasi unang-una may mga tao na hindi mapagtanong, hindi mapagsalita, pero mapagmasid. Pinagmamasdan lang kayo kahit na iyan ay mga magpapagamot lang. Yung ibang mga kasama ng mga nagpapagamot, sasama yan. Kumbaga, ano lang sila, curious lang sila. Ano ba itong manggagamot na to? Sasama. Hindi naman kaano-ano o kaibigan lang. Yung iba dyan, kumukuha lang ng sipatya kung talagang kayo ay tunay na manggagamot. Eh, natapat dun sa mga mayayabang na hindi mo maintindihan kung pag-akyat ng banahaw, pagbalik ng, pagbaba ng bundok man, ng banahaw, manggagamot na. So, dun natapat. Magkikwento ngayon itong manggagamot na to. No? Masabihin, sa ay manggagamot ng since birth, sana all. Siya ay gifted, sana all. No? Siya ay virtude, sana all. No? Lahat na nasa kanya pag nagkwento. Hindi nila alam, inoobserbahan lang sila nung mga kasama nitong nagpapagamot. Kasi yung magpapagamot, wala nang pakialam yan kung mayabang ka o ano. Ang importante dyan, yung magamot siya. Pero yung mga kasama niyan. Ako, madalas ko pong nai-encounter dito yan. Minsan, magpapagamot pulis, may kasama rin mga pulis. Minsan magpapakabal pulis, yung ibang kasamang pulis hindi magpapakabal. Gusto lang nila makita kung totoo talaga na hindi tatabla ng itak no, kapag tinaga mo. So, ayun. Mga ganun, alam na namin yan. Sa mga talagang mga sanay na sa mga klaseng humarap sa iba't ibang uri ng tao. Kaya lagi ko sa inyo sinasabi. Kung kayo ay nagpapalago sa spiritual, paluguin nyo lang yung inyong sarili ng simple lang. Katayaan nyo lang sa kanila. Kung hindi kayo tinatanong, huwag kayo sumagot. Ganun lang. Yung iba hindi pa tinatanong eh. Nagkwekwento na pinakurap yung mata ng Illuminati. Yung mata ng pinya, sabay-sabay niyang pinakindat. No? Mahirap yung ganun na klase ng karunungan. Hindi lang po isa ang pangalan na napapahiya dyan. Hindi lang yung pangalan ng manggagamot na tampalasan o sinungaling yung napapahiya dyan. Kundi pangalan namin ibang mga manggagamot. Nadadamay kami dyan. Yung mga manggagamot na totoo sa kanilang sarili. Damay-damay na. Itong ang panggagamot na namin eh, ang hirap na ipaliwanag sa tao. Na totoo talagang may nakukulam. Tapos, bigla na lang may mga bagong sibol sa spiritual eh, sila pa yung gagawa ng kasinungalingan at madadamay ang lahat. So, yun yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Sana habang dumadami yung mga nag-aaral sa spiritual, habang dumadami yung mga nag-aaral ng gamutan, sindami man tayo ng buhangin sa gilid ng karagatan na mga manggagamot na, sana yung simplihan naman ninyo. No? Yung mutya talaga nagraba. Tawa ng tawa to si Nats sa mutya nagraba. Oh, ninaabot ko minsan yan. Hindi lang mutya nagraba. Pati nga yung lubid eh. May lubid na pinapakita sa akin, anting-anting daw eh. Muoo na lang ako, sabi niya eh. So, yun mga lods, mga experience din kasi kami minsan ng mga ganyan. May mga nag-PPM din sa amin ng mga loko-loko. No? Kumbaga, napulot lang yung bato, mutya na. So, kapag ang mutya, lagi kong paliwanag sa inyo, ang mutya na tinatawag. Ang mutya, may hugis, may itsura, no? May, pag sinabi mong mutya ng, tawag na ito, langka, dapat yung bato na sinasabi mong mutya ng langka, eh talagang hugis ng mutya ng langka. Walang kaibahan dun sa itsura ng tunay na hugis ng mutya ng langka. Iba ka mamaya, hugis buto lang. Tapos ganto kalaki. Ganto kalaki, no? Kakulay ng buto ng langka. Tapos ganyang kalaki.
Kasabihin mo, mutyanan lang ka, isi. Kayo na mag-isip. Kung tama pa ba yung mga ginagawa ninyo sa mga sarili ninyo. Diyos ko po, Santa Maria, patawarin tayo lang. Na mga engkantong buhay sa paligid pagka ganyan tayo. Nakakatawa lang, pero totoo naman talaga mga lods. Nakakagulat kasi kuminsan eh. Magtatanong sa akin, laki-laki ng bato, no? Nakatabi. Nasa altar daw niya. Lods, may papakita ako sa'yo. Sige, pakita mo lang. Kukunin niya yon, kukunin niya. Magbibideo call. Sabi ko, kalaki-laki niyan, buhat-buhat mo. Mamaya, mabitawan mo yan, madagan pa sa paa mo, nadurog pa yung mga buto mo, daliri mo sa buto. De, Lods, ano to? Mutyanan lang ka. Mutyanan lang ka, buto ng langka. Ganyan kalaki. Pero talaga naman, hugis yan ng langka. Hugis talaga. Hugis talaga siya ng langka. Ang pinagtataka ko, mas malaki pa yung buto ng langka dun sa langka. Kaya nga mga Lods, no, nakakatawa man. Nakakatawa man talaga yung ano, yung sinasabi ko sa inyo. Totoo lang yun. May mga nagpapa-aura sa akin ng ganyan. Tapos, meron pang nagpa-aura sa akin, nakaraang araw lang, no? Mutya daw ng tres piko. Ha? Nagulat ako, patingin niya kung ano yung mutya ng tres piko mo. Pinakita sa akin yung bato, hugis triangle. No? Hugis triangle, sabi niyo. Mutya ba ng tres piko yan? Oh, ito, commander, tignan mo. Tres piko yung itsura. Sabi ko, yasan yung mata? Sabi niya, wala pa, mamayang alas 12. Bubukas daw yung mata. Sabi ko, abangan ko yan, mag-video call ka sa akin. Hindi naman nag-video call. Kumisan yung mga lods, ano, no? May mga bagay na, kumisan, nalulungkot ako, nagbabasa lang ako ng mga PM-PM nyo. Eh, hindi ako, ano, hindi ako nang aasar, kumisan. Hindi ko kayo aasarin. Hayaan ko lang kayo, sasakyan ko lang yung trip nyo. Pero, sabi ko nga sa inyo, minsan, may toyo din ako. Halimbawa, bad trip ako. Tapos, ganun yung mababasa ko. Pag hindi mo pinapansin, tasa, 'di ba? Lods, pwede magpa-aura, hindi ko papansinin. Halimbawa, may toyo ako nung araw na 'yon. Masama pakiramdam ko. Lods, pwede bang magpa-aura? Gaganyan ulit 'yan, ikalawang beses. Ikatlo, may pamamaraan na 'yan. Lods, pwede bang magpagamot? Siyempre ako naman, si tanga. Siyempre gamutan 'yon. Sabi ko nga sa inyo, obligasyon ko gamutan. Tanungin ko, ano ba sakit mo? Medyo makirot yung paa ko. Ganyan, gagawa ng dahilan. O sige, isend mo yung pangalan mo tsaka birthday mo. Ipa-flying healing kita. So, dadasalan ko yun. Ano pakiramdam mo? Okay na ako, Lods. Ha? Siyempre magtataka ka, di ba? Kachat mo lang. Kachat-chat lang, tas dinasalan mo. Bubulahin ka pa, ang galing mo, Lods. Siyempre sa akin naman, ramdam ko yung binabasa ko. Ramdam ko yung kung ano yung nanlolo ko lang ba tong mga to? Oh. Ngayon, ano ang ano mo? Ganon ko sa kanya. Ano ang pakiramdam mo? Okay na, Lods. Ang galing mo talaga. Eh, siyempre, nakagulat eh. Ang sakit-sakit daw ng paa niya, tapos biglaan na lang okay na, parang nagdahilan. Siyempre, hindi mo nakikita, maghihinala ka, saglitan lang. Diyos ko, seconds lang, ganon kabilis. Hindi man lang, Lods, medyo nawala-wala yung kirot. Lods, medyo nangangalay na siya ngayon. Hanggang sa, Lods, okay na, wala na. Hindi, seconds lang eh. Lods, okay na ako, galing mo talaga, bubulahin ka pa. Tapos ngayon, Lods, pwede magpa-aura. Yun na. Alam mo na, yung dahilan. Para pansinin mo, gagawa sila ng paraan. Tapos yung papa-aura sa'yo, graba. Eh, sino ba naman na matutuwa sa inyo niyan pag mga ganyan yung mga sistema at estilo nitong mga to? Diba? Nakakatawa sa totoo lang. Nakakatawa talaga pero minsan nakakainis din. Lalo na kapag wala tayo sa wisyo, medyo mabigat yung pakiramdam natin, hindi maganda yung gising. Umagang umaga, hindi ka pa nagkakape. Pagbukas mo ng cellphone, tinitignan ko kagad yung schedule. Magpapa-schedule lang home service o rituals. Kasi tignan yung logbook namin dito, tad-tad ng rituals, tsaka mga home service. Sinats pa ulit-ulit sa graba eh. Paulit-ulit, tuntua ka sa graba, no? Hindi, totoo lang talaga mga lods, may mga ganyan. May mga ganyan. Tapos, minsan may daladalang tabla, laki.
Nakakatawa na lang. Tatanong sa iyo kung, Lodge, ito ba yung ano? Yung tinatawag na... Ay, Diyos ko po. Ano tawag nito? Dignum daw, dignum. Patingin niya, Lodge, di bibidyo cam ko. Dignum sinukuan daw, papakita sa akin. Ito ba yung dignum sinukuan, Lodge? Siyempre, excited din ako. Sino ba naman ang ayaw ng dignum sinukuan? Baka mamaya makakurot tayo ng konti o kaya palitan ko ng mutya, di ba? Kahit kaperangot lang. Katulad nyo rin ako na, alimbawa, pag may nakita na sa ibang mga manggagamot, meron silang gamit. Lodge, baka pwede kong palitan ng mutya yan. Gaganyanin ko, di ba? Makahiling man lang. Hindi naman natin hihingin. Kumbaga, makikipag-trade din tayo. Siyempre, pinaghirapan nyo yun. Walang yan, yung tablang pinakita sa akin, brown na brown eh. Dignum sinukuan daw. Tapos gagawan pa ng kwento. Galing yan sa Mount Makiling. Pinagkalob sa akin yan ng matanda. So, yun mga lords, no? Maaaring may mga ganyan talaga na nakakakuha sila ng mga ano. Pero, wag naman over. Minsan may magkikwento pa sa atin. No, talagang ang daming funny moments sa ano, sa spiritual. Yung pinakita sa akin, bangka, ganyang kalaki. Date, bangka. Makapangyarihan daw yung bangka na yun. Wala na yun. Kaya kinikwento ko kasi naka-block na itong mga to sa akin. Kung mapanood ba nila, bahala sila, kasalanan nila. So, bangka talaga. Bato. Bato na bangka. Ang ganda. Nabilib din ako nung nakita ko. Sabi ko, Lods, hindi ba yan inukitan? Hindi daw, hindi. Minana pa daw niya yun sa lolo niya. Sabi ko, bang galing niya na? Sabi ko, Lods, baka yan ay naglalangis ng kusa. Sabi ko sa kanya, baka naglalangis ng kusa yan. Yung nasa loob niyan, kung naglalangis ng kusa yan, maganda, mabisa yan sa gamutan. Alam mo, ito na nung nagkwento na. Gusto mo bang marinig yung kasaysayan na itong anting-anting ng lolo ko? Sabi ko, sige, Lods. Bilib na ako kasi ang ganda talaga eh. Nung nagkwento na, eto na. Yung bangkang bato daw na yon, nang nakasalubong daw ng lolo niya sa daanan, lumulutang daw sa hangin. Napaisip na ako, bangka, lumulutang sa hangin. Dapat sa tubig. Di ba? So pag ganun, sabi ko, makapangyarihan nga. Hindi na ako nagre-reply. Pagka mga ganun ng kwento, bangka, lumulutang sa hangin. Parang, gawin mo naman logic yung kwento mo para medyo may sense naman at paniwalaan ka. Kasi kung yan ay bangka, lumulutang sa hangin, baka yung eroplano, umaandar na sa tubig ngayon. No? Baliktad na. Kaya mga ganyan, kasi kung minsan, Lods, nakakabaliw isipin sa spiritual. Maraming mga kwento, nakasaysayan pagdating sa mga ganyan. Nakakabilib lang sana at nakakapanghinayang. Kasi kung talagang totoong may kapangyarihan yung mga pinapakita sa akin, may mga bisa. Nakakapanghinayang lang, nagagamit lang sa kasinungalingan at sa kalokohan. So, humihina yung gamit. Kapag ginagamit natin, ginagawa natin ng inventong kwento, humihina yung gamit nun. Sa totoo lang mga Lods, dapat alam yan. Kapag ang gamit ninyo kung saan ang galing, ikwento nyo yung tama. At kapag yan ay ginawa nyo ng kwento at kuro-kuro na kasinungalingan, tandaan ninyo yung gamit ng hihina. Kasi ang mga gamit, no, alimbawa, mga medalyon, kikwento ninyo, dinadasalan nyo yan, banal na dasal. Pinapasok nyo dyan sa medalyon na yan, pinapakain nyo. Tapos pag kuwento niyo, papakainin niyo ng kasinungalingan, humina yung ano niyan. Yun lang example sa inyo mga lords. Kaya kung minsan ako, tawa din ako ng tawa. Mantakin niyo, paurahin sa yung graba. Buto ng langka, mutya ng langka, mas malaki pa dun sa langka. Tapos yung bangka na lumulutang sa hangin, mahirap yung mga ganun. Kaya, yan sinasabi ko sa inyo. Sa spiritual, maraming pagkakaiba-iba. Maraming pagbabago. At nakakalito na ngayon kung sino yung mga tunay na mga taong nagtatanong sa'yo. Kasi, mahirap eh. Kaya ganun din sa amin kung bakit namimili din kami na magiging membro. Kasi unang-una, baka mamaya kapag ka natuto, katulad sa ibang mga nauna, no, na gamitin din sa kalokohan, lumaki ang ulo, at kung ano-ano na, yung maging sistema at siyempre, galing sa amin, kasisira din namin. So, yun, mapagpahalin kami sa inyo dahil humaba-aba na tayo dahil sa mga mutya-mutyaan na yan.
Ingat kayo palagi. God bless you more, mga idol. Yun lang ang lagi ko sinasabi. Chico, yun lang ang lagi ko sinasabi. Maging totoo lang tayo sa ating sarili para magaan ang ating pag-spiritual at mas marami pa tayong matutunan. Yun lang. Mapagpalang gabi. Ingat kayo. God bless you more, mga idol. Sign out na po tayo.